Prologue. Pagpasok pa lang niya sa garahe, umasim na agad ang mukha ni Jess nang makita ang nakaparadang segunda manong sasakyan. Ano na naman ang ginagawa ng lalaking to sa bahay nila? Ibinaba niya ang windshield ng kotse niya. Kanina pa ba rito ang may-ari ng kotse na yan, Mang Raul? Tanong niya sa kanilang security guard. May isang oras na po, ma'am. Sagot ng gwardiya na sinulya pa ng kotse. Parang kadang ipinasok ng dalaga sa garahe ang kotse. Pagkatapos ay bumaba ng sasakyan at nagmamadaling humakbang papasok sa kabahayan. Wala sa sala ang panauhin at sandali niyang iniikot ang mga mata. Sa library? No, hindi roon. Bago pa niya napagpasyahan kung nasan ang hinahanap, narinig na niya ang halakhak ng mami niya mula sa lanay. Isang open living room na tuloy-tuloy sa pool. Mabilis siyang dinala ng kanyang mga paaron. Naroon ang mami niya na naka-shorts at nakaupo sa lawn chair. Ang lalaki ay nakaupo rin sa katabing upuan. Ang mukha ay halos nakadikit na sa mukha ng ina niya. At nang sa inaakala niyang hahagka ng lalaki si Adela, tumikim siya. Sabay napalingon sa kinatatayuan niya ang dalawa. Si Adela ay bahagyang napahiya. Ilang teenager na gustong mag-blush at ang lalaki naman ay panatag lang. Jessica! Darling, dumating ka na pala. Bati ni Adela na iniangat ang sarili mula sa pagkakasandal sa lawn chair. Hello, Jess. Isang tipid ng ngiti ang binigay ng lalaki. Ginantihan niya yon ng matalim na sulyap. What are you doing here, Alan? Matarin niyang wika rito. Weren't you supposed at the factory doing the job you are being paid for? Bigla ang pagbabago ng anyo ng lalaki sa sinabi niya. Nagigting ang mga bagang nito. You're being rude, Jessica. I invited Alan here. May himig na bahagyang galit ang tinig ni Adela. Umikot ang mga mata ng dalaga. Mami, anong oras ng trabaho? At kung lagi ko rin lang siyang makikita dito, hindi siguro masama kung mag-resign na lang siya sa pagiging supervisor ng pabrika. Tumikim ang lalaki na tila nag-alis ng bara sa lalamunan. Bumaling kay Adela. Aalis na muna ako, Adela. Saka na lang tayo mag-usap ulit. Formal nitong sinabi. Mainit ang ulo ng anak mo eh. Kahit kailan, Alan, nawawala ako sa mood every time I see you flirting with my mother. Jessica! Nanlaki ang mga mata nitong napatayo. Nagiging bastos ka. Hinawakan ni Alan sa braso ang babae. It's alright, Adela. Tutuloy na ako. Hindi na to pumasok ng bahay upang lumabas. Sa tagiliran ng pool ito dumaan. And bang natutuhan mo sa pananatili mong matagal sa ibang bansa? Ang pambabastos ng tao? Pagalit na sinabi nito sa anak na makaalis si Alan. Huminga ng malalim ang dalaga at inilad sa ere ang dalawang kamay. Ma'am, empleyado natin si Alan. Anong ginagawa niya rito? I broke my car on the way to the parlor. Tinawagan ko siya at tinulungan niya ako mapaandar ang kotse ko. Anong masama ron? You could have called a mechanic. He was a mechanic bago siya na-promote ng daddy mo sa factory. So, naayos niya ang kotse niyo? At yung eksena na dinatnan ko rito kanina, paano niyo papaliwanag sa akin yon? Tinukoy nito ang naudlot na halika ng dalawa. Hindi agad sumagot si Adela. Lumingon sa pool. Mami, hindi ko alam kung bakit patuloy pa rin yung ine-entertain ang lalaking yon. And you are behaving like... Di niya matuloy-tuloy ang gustong sabihin. Alan is nice, Jessica. He can make me laugh. Marahang sagot ni Adela. Thunder is nice, Mami, and he can make you laugh also. Natinutukoy naman niya ay ang kanilang aso. Jessica! Napataas ang tinig nitong lumingon sa kanya. Pagkatapos ay malungkot na umiling. Your father spoiled you. At ganun din ang mama. But you are not behaving like a dignified widow. Ngayon ko nabigyan ng katwiran ang ginawa ng daddy sa mga naiwan niya. Wala akong ginagawang masama, Jessica. Ang isip mo ang masama. At tungkol sa last will ng daddy mo, duda akong siya ang may gusto nun. Idirikta yun ng mama, ng lola mo,
lungkot at galit ang nasa tinig nito. Kahit kailan ay hindi niya gustong ako ang mapangasawa ni Rodolfo. Isinaads ng huling testamento ng daddy niya na ang lahat ng mga ari-arian nito ay ipinamanang lahat kay Jessica bilang kaisa-isang anak. Si Adela ay tatanggap ng monthly allowance. Malaki ang substantial sa pangangailangan nito, subalit mapuputol sa sandaling mag-asawa tong muli. Ipinagtaka ng dalaga ang habiling yun, subalit ng bandang huli na pag-isip-isip na ang lahat ng kanilang kayamanan ay nagmumula kay Doña Beatriz, ang mama ni Rodolfo, at buhay pa ang matanda at sa Amerika na naninirahan kasama ng bunsong anak nito. Pag-aari ng pamilya ni Doña Beatriz ang import-export business nila ng mga undergarments. Nasa Amerika ang lola nang mamatay ang daddy, katwira niya. Maybe, so? Pero ang manipulasyon ng lola mo sa daddy mo, hindi nahahadlangan ng milya-bilyang karagatan. Mapait itong sinabi pagkatapos ay tumingin sa anak ng diretso. Anyway, napag-usapan na rin na lang natin to. Gusto kong sabihin sa iyong mag-aasawa ako muli. Maras na nilingo ni Jessica ang ina. Mag-aasawa? Kanino? 2 taon nang mahigit na namatay ang daddy mo. Hindi naman na siguro masama na muli ako magkaroon ng asawa. Patuloy nito. Kinabahan ng dalaga. Kung sa bagay, bata at maganda pa ang kanyang ina. Sa edad nitong 42 ay tila lamang sila magkapatid. Na kung susuriing maigi, tila ilang taon lamang ang tanda nito sa kanya sa edad nitong 21. Kanino, mami? Alam na niya halos ang sagot pero itinanong pa rin niya. Alan offered me marriage, iha. At tinanggap ko. Over my dead body. Jessica! Mami, that man is a bloodsucker, bimbo. Malungkot na umiling si Adela. Hindi makapaniwalang tinitigan ng anak. What have you against him, Jessica? Mahal niya ako at mahal ko siya. Mabuting tao si Alan. May tiwala sa kanya ang daddy mo nung nabubuhay pa to. Hindi ako naniniwalang mahal niya kayo, mami. Why is 8 years your junior? Maari naman siya makakita ng bata. Pero bakit kayong pinili niya? Pera mo lang ang hangad niya, mami. Maigting niyang wika. Hindi siya makapapayag na magpakasal ang ina niya sa lalaking iyon. Hinuhusgahan mo agad yung tao, Jessica. Kilala ko siya kaysa sayo. Besides, I know you for being a snob. Ganyan ka pinalaki ng mama. Matapobre din ang lola mo. You are a lonely and a rich widow. And he's taking advantage. Lonely? Yes, but not rich, Jessica. Alam mo yan. Hinanakit itong sinabi. At alam ni Alan na sa sandaling makasal kami, mawawala ang allowance ko. Maybe so, pero bilang asawa niyo, malaki ang maitutulong nito sa posisyon niya sa factory. Inaambisyon niya yon, mami. Tinitigan lamang ni Adela ang anak. Magpapakasal kami sa isang buwan, Jessica. Lalayas ako, mami. Hindi mo magagawa yan, iha. Paano ang factory? Paano ang mga tauhan natin? Paghahamon ni Adela. Walang funds na lalabas sa kumpanya kung walang pahintulot ni Jessica. Siya rin ang signatory ng lahat ng mga cheque. At saan ka naman pupunta, iha? Sa Amerika? You can't do that. Naatakihin sa puso ang mama pag nalaman niyang iniwan mo ang lahat ng ito sa akin. Sarkasik ang dagdag ni Adela at inikot ang paningin sa buong kabahayan. Hindi makakibo ang dalaga. May katotohanan ang sinabi ng ina. Hindi birong responsibilidad ang iniatang sa kanya ng daddy niya. Pero iisa ang tiyak. Gagawa siya ng paraan para hindi mapakasal ang mami niya sa oportunista na si Alan. Sinundan niya ng tingin ang nakabikini trunks na binata na inakbayan ng bagong dating na lalaga. Sa Amerika ay hindi iilang macho at magagandang lalaki nakita na niya. Pero bakit tila namamagneto ang mga mata niya sa isang to? May bisita ka? Tanong ng bagong dating na dalaga dito. Maputi ang babae at maganda. At sa nakikita niya ay tila magkasintahan ng dalawa. Oh, Nanay Ines! Sulyap nito sa matandang babae na kasamang dumating ng dalaga.
Kayo na nga po ang bahala dito. Sinulyapan siya nito. Nag-a-apply na house girl. Nagpaalam nga po pala si Celine nung isang araw dahil pinauuwi na ng ama. Pagkasabi, ikinabig na nito ang dalaga at magkaakbay na pumasok ng kabahayan. Ako nang bahala sa kanya, iho. Pahabol ang matandang babae na sinabayan ng upo sa silyang bakal sa harap niya. Anong pangalan mo, Neng? Simula ng matanda na ang tingin ay tila nanunuri. Jess ho, kayo ho ba si Nani Ines? Ako nga, kilala mo ba ako? O narinig mo lang na itinawag sa akin yun ni Antonio? Ngayon ko lang ho kayo nakita pero kayo ho talaga ang sadya ko. Ano yan na kinataas sa mga kilay ni Nani Ines? Jessica? Jessica Alonso po ang totoong pangalan ko. Bahagya niyang itinaas ang ulo sa pagkakabigkas ng pangalan na tila inaasang makikilala siya ng matanda. Hindi naman siya nabigo dahil bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Nani Ines. Alonso? Sa pamilya Alonso nangangamuhan ng pinsan kong si Maria. Pagkatapos ay tinitigan nito ang karatulang hawak pa rin niya. At nag-a-apply ka ikamong maid? Sino ka ba, Ining? Anak ko ako na mag-asawang Rodolfo at Adela Alonso. Ano? Ang mga amo ni Maria? Pero bakit? Wala ho akong kakilala dito. Wala naman ako mapupuntahan ditong iba sa Maynila. Isang linggo akong sa hotel nanunuluyan at nababagot ho ako. Sinimulan niyang ikwento sa matandang babae ang pangyayari kung bakit siya lumuwas ng Maynila at ang tungkol sa pag-a-apply niya bilang house girl. Nanlaki naman ang mga mata ni Nanay Ines sa nakatitig lang sa kanya nang marinig ang kanyang sinabi. Sinabi ko sa inyo to dahil sa malaon at madali, malalaman din ninyo wala akong alam sa trabahong pinapasukan ko. Ay oo nga, naku ang batang to, bakit ganito ang naisip mong paraan? Kung wala ako sa bahay, walang dadaloy na pera kundi yun lamang manggagaling sa allowance ni Mommy. Mapipilitan siyang gamitin yun sa mga kakailanganin sa mansyon at bayad sa mga katulong. Mahilig ang Mami ko sa magagandang damit, kaya duda ako kung kakasya ang pera niya. At pag wala siyang pera, malalaman niyang hindi ako nagbibiro. Makikita rin ang boyfriend niya na hindi mayaman ng Mommy. Para naman sa sahod ng mga tauhan, nag-iwan ako ng permadong cheque at bahala ng mga abogado ko ron. Hindi na niya sinabing ipinaterminate niya sa trabaho si Alan sa pamamagitan ng mga abogado niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko, Ning. Nagugulihan ang wika ni Nani Ines. Tagapin niyo na ho ako dito bilang house girl. Sisikapin kong kahit na sa paanong paraan, matulungan ko kayo. Huwag kayo mag-alala. At ang anumang ipapasahod sa akin ng mga amo ninyo, mauuwi rin sa inyo. Formal niyang sinabi sa maotoridad na tinig. Tinitigan ni Nanay Ines ang dalaga. Bata si Jessica at maganda. At hindi masisisi ng matanda sa paggamit ng ganong tono. Mayaman ang pamilya ng dalaga at kung tutuusin, talagang isang malaking kalokohang pumasok siyang katulong. Hindi ako pinapasahod na mag-asawang Avila, iha. Nung nabubuhay pa ang mga to, ganoon din ang magkapatid na Angelo at Antonio. Ngayong sila na lamang ang narito sa mansyon. Banay ditong sagot. Hindi kayo pinapasahod? Hindi naman makapaniwalang bulala si Jessie. Oo. Eh anong ginagawa niyo rito at hindi pa kayo maghanap ng ibang mapapasukan? Labag sa batas ang ginagawa ng mga amo niyo. Pagalit pa niyang sinabi. Napangiti ang matanda. Para ko ng mga anak ang magkapatid na Angelo at Antonio, iha. Sa akin nagsilaki ang mga batang yan. Hindi ako sumasahod gayang gusto mong ipahiwatig pero may pera akong inilalaan ng magkapatid. Nabibili ko ang anumang nais kong bilhin para sa sarili ko at para sa kailangan ng bahay na to. Ako nagpapasahod sa mga katulong. Okay, hindi siya makapaniwala. Posible ba yun para sa isang hindi kadugo? Si Maria matagal na rin sa kanila sa pagkakatanda niya. Bata pa siya ay naroon na to pero katulong pa rin ang turing niya rito. Sumasahod to ng maayos at malaki bilang mayordoma. Huwag ka mag-alala, iha. Kung dito ka itinuro sa akin ni Maria, walang problema. Ako ang bahala sa magkapatid. Pero hindi ko gustong ipaalam ninyo sa kanila tungkol sa tunay kong pagkatao. Kung yun ang gusto mo,
Pero hindi ba kayo mahihirapan na hindi ko magampanan ang trabaho dapat kong gawin? Mamagkapatid ang naririto. Ano ba naman ang gagawin maliban sa paglilinis na karaniwan na ay mga alikabok lang? Kung sa paglalaba, nariyan ang washing machine. At sa mahirap na gawain ni naririyan ang boy at hardinerong si Antoy. At ako nagluluto dito, iha. Ligaya ko ng ipagluto ang magkapatid. Walang kahawain? Hindi siya makapaniwala. Halos kasi nilaki rin ito ng bahay nila at maliban sa security guard ay tatlo ang katulong na babae. Pang-apat si Nanay Ines at isang hardinero at driver. Ilan ho ba ang silid sa bahay na to? 7. 4 sa malalaking silid, sa itaas at 2 guest room at 1 sa akin. At walang gawain ha? Ang nasa isip niya. Bahagya na natawa si Nanay Ines na tila nahuhulaan ang iniisip niya. Kami na ang bahala ni Andoy sa mga gawain, Jessica. Kung talagang hindi mo gustong ipaalam ang totoo, sikapin mong gampanan ang tungkulin mo pagkaharap ang magkapatid. Kayo din sa harap ni Andoy para walang problema. Salamat po, Nanay Ines. Hayaan niyo at pagkatapos kong turuan ang leksyon ng mami ko, makahaganti rin ako sa inyo. Iiling-iling naman ang matanda. Ang mga anak na ngayon ang nagtuturo ng leksyon sa magulang. Sa nakikita niya, sa kaharap ay pinalayop ito ng mga magulang. May 2 servants quarters sa labas ng mansyon at doon natutulog si Andoy. Ang isang pinto ay si Siling ang gumagamit at yun dati pang isang katulong. Pero sasabihin ko sa magkapatid na ikaw ay sa silid ko na rin gustong patulugin. But of course, may pag-aruganti niyang sagot. Hindi ko maisip ang sarili kong matulog sa servant's quarter. Napatitig naman ang matanda sa kanya. Maliban sa pagiging arugante ay spoiled ang dalaga. At ang nakapagtataka, hindi naiinis ang matanda sa kanya. Gayon kung tutuusin, parang utang na loob pa nitong paglingkuran o ibigay sa dalaga. Ang magandang akomodasyon na yon. Kung papanong nagustuhan agad ni Nanay Ines, si Wilma nung unang dalhin ni Antonio ang dalaga sa mansyon, ganun din kagaan ang loob nito kay Jessica. Ang kaibahan nga lang ay likas na mahihain si Wilma. Tara na sa loob, iha. Ang nakita mo kanina ay si Antonio. May isa pa siyang kapatid, si Angelo. Kambal sila at magkamukha-magkamukha. Ang babae naman kaninang kasama mong dumating ay si Wilma, ang kasintahan ni Antonio at nakatakdang pakasalan. Tumayo ang matanda at sinundan naman niya. Habang naglalakad sila sa gilid ng pool, ay hindi niya maalis sa isip ang anyo ni Antonio at nakatakda na pala itong pakasal. Chapter 2. Ito ang unang araw ni Jessica sa bahay ng mga Avila na wala si Nanay Ines. Nasa Tagaytay ito sa pakiusap na rin ni Angelo dahil nasa ikatlong buwan na ang tiyan ng asawang si Wilma. Natatawa't na intriga siya sa nangyari sa buhay ng magkapatid na Avila. Ang kasintahan ni Antonio na si Wilma ay sa kapatid itong si Angelo na pakasal. At sa tingin niya ay hindi naman dinamdam ni Antonio ang pangyayari. Siguro nga dahil lang nakikita nito kung paano magtitigan sina Angelo at Wilma. Their hearts in their eyes. Parehong matindi ang pag-ibig sa isa't isa. In one way or another, nag-enjoy siya sa pananatili niya sa bahay ng mga Avila. Hindi niya maiwasang hindi humanga sa magkapatid. Parehong magandang lalaki. Si Angelo ang seryoso, ang klase at tipo't dominante. Si Antonio ay happy-go-lucky sa tingin niya. The greatest womanizer pero brusko. Type niya to. And she's glad, real glad na hindi to nagkatuluyan at si Wilma. At ngayon nga, kinakailangang ihanda niya ang almusal ni Antonio. Maya-maya lang ay bababa na to para mag-almusal. Ano na nga ba yung laging inihahain ni Nanay Ines? Natapos niyang ihanda ang mesa ng bumaba ang binata. Anong breakfast? Wika nito habang nagtatali ng necktie. Pagkatapos ay hinila ang upuan at naupo. Mabilis niyang dinampot ang percolator upang salinan ng kape ang tasa nito. Tulad ng ginagawa ni Nanay Ines. Si Antonio naman ay nakatitig sa mga brasong nakahawak sa percolator. Morena pero makinis ang balat ni Jessica at may pinong-pinong balihibong pusa. Tila tinutokso ang binata na damhin yun.
Sadya at patay mali siya nitong itinikitang sariling braso sa braso ng dalaga. Bagaman banayad ay napapitlag si Jessica. Agad ay natras ang kamay at sumala ang buhos ng kape at natapunan ang kamay ng binata. Ouch! Naku sir, sorry ho. Mabilis siyang ibinaba sa mesa ang hawak niyang painitan ng tubig. Hindi ko sinasadya. Hindi niya malaman kung paano hihingi ng dispensa. Mabilis ang ginumang pagtayo ni Antonio. Tinungo ang lababo at pinatuluan ng malamig na tubig ang nabalya ang kamay. Kahit napaso, hindi nito maikakailang kagagawa nito ang nangyari. Bakit ba naman tila ito isang pilyong teenager sa edad na ngayon? Hindi ko sinasadya, Sir Antonio. Si Jessica ulit na inabutan ng binata ng malinis na pamunas. Bakit ba naman tila siya napaso sa pagkakadikit na yun ng binata sa braso niya? It's alright. Ipaubaya mo na sa akin ang paglalagay ng kape sa tasa ko. Tinanggalan nito ng takip ang naroroon sa lamesa. Ano to? Bacon and eggs, sir. Itlog? Piniritong itlog? Nagsasalubong ang mga kilid na tinusok-tusok nito ng tinidor ang puti na ni kulay brown dahil nasunog. At ang pula naman na overcook at humalo na sa puti. Pinirito nga si Antonio. Binalingan ng binata ang bacon na bukod sa idinaan lang yata sa kawali, naliligo pa sa mantika. Napapikit na tinutop ni Antonio ang noo. Hindi niyo ba gusto ang almusal ninyo, sir? Painosenteng tanong ng dalaga. I don't think I'm hungry. Magkakape na lang ako. Tiniplahan ni Antonio ng asukal ang nasa tasa at hinigop. At agad ding muling ibinaba at nilingon siya. Ikaw ang naglaga nitong kape? Paangil itong tanong. Tumango naman si Jessica. Are you sure? You know what you have been doing? Ang itlog mo sunog, maliban pa sa naghalo ng puti at ang pula. Sana binatin mo na lang. Itong kape mo, tila tubig ng kinulayan. My goodness, kahit hindi ka marunong magluto pero mag-brew ng coffee man lang sana. May instruction naman sa likod ng label. Pagalit itong sinabi. I didn't bother to read the instructions. Gustong sanang sabihin ng dalaga. English yung nakasulat dun sir eh. Ang sahalip ay nasabi niya. May halong panuniya ang tinig na kinataas ng ulo ni Antonio at tinitigan siya ng masama. Eh sir, hindi naman kasi ako sanay na magluto. Sanay ako na ako pinagluluto. Gusto sana niyang idugtong. How dare this man na angalan siya? Wala pang gumawa sa kanya ng ganun. Pero nagpigil siya. Pumasok siyang maid kaya magdusa siya. House girl naman ho ang inaplayan ko dito, di ba sir? How could she afford to look so cute sa pagbibigay katwiran sa kapalpakan? Wika naman ng binata sa sarili na napapikit. Pues, dahil wala si Nanay Ines, pag-aralan mong matutunan na magluto ng ganyang kasimpleng lutuin. Ano pang kinakain mo sa inyo at pati pagpiprito ng itlog hindi mo alam? Hinaluan nito ng konting galit ulit ang tinig. Kamote ho at saging. Ana isagot ng dalaga na nabigla sa tanong. Kamote at? Oh dear, what have I got here? Bulong ng binata na abot-abot ang pagpipigil sa sarili. Hindi mapigil ni Jessica ang mangiti sa itsura ni Antonio. Nahuli ng binata ang ngiti niya at nagsalubong ang mga kilay nito. Lord, the witch is prettier when she smiles. Bigyan mo na lang ako ng instant coffee. Pilit itong itinatago sa galit na tinig ang admiration. Sa pakiwari nito ay sumikat ang araw sa dining room sa ngiting yon. Pagkatapos ibigay ni Jessica ang instant coffee, tahimik niyang pinanood ang binata sa pag-inom ng kape. Ano ba naman na naka-attract sa akin sa'yo? Gayong marami namang naligaw sa aking mga gwapo at mature naman. Bulong naman ni Jessica sa sarili habang nakatitig sa binata. And to think, you're the greatest womanizer of all. Naalala niya ang pangyayari sa Landmark kung saan nahuli nila ni Wilma ang binata na kasama si Lucille. Litong-lito ang isip niya noon dahil ang alam niya ikakasal na to kay Wilma. Pero sige pa rin nakikipag-date sa ibang babae. Inaasahan din niyang magagalit at magsiselo si Wilma. Pero hindi ganun na nangyari. Yun pala, dahil si Angelo nga ang iniibig ni Wilma. Pagkatapos,
Iniisip niya kung magkakakrush siya kay Angelo kung binata pa to, considering na identical ito ni Antonio. Napailing siya nang wala sa loob. Mas type niya si Antonio at tingin niya ay mas gwapo to. O bakit ka umiiling mag-isa dyan? Usisa ni Antonio sa kanya. Bahagya nagulat si Jessica. Napatitig na husto sa binata. Her dark eyes and slightly parted lips ay sapat na para umiwas ang tingin sa Antonio. Sa itaas ko natatapusin tong kape. Yes, sir. She's sick and tired with her dialogue. Pagkaalis ni Antonio ay tinawagan ni Jessica ang abogado niya ng long distance. Si Jessica to. Attorney Rivas, yes? How's everything? Sumilip siya sa kusina dahil baka pumasok si Andoy. So far, wala ako nakikitang problema, iha. Nabigla at nagulat si Alan sa termination letter mo. Inaasahan kong gagamitin niya ang labor union para muling mabalik sa trabaho. Pero hindi nito ginawa, anang abogado sa kabilang linya. Dahil alam niya na pag dinala niya sa union ang bagay na to, hindi maaring hindi siya gagastos at alam niyang wala siyang ikakaya dun. Yun naman ang dahilan, attorney. Pagalit niyang sagot. Nag-aalala sa iyo si Adela, iha. Tinanong sa akin kung nasan ka. Nasan ka nga ba, Jessica? It has been 3 months mula nang umalis ka. Why don't you go home and stop this foolishness? Patuloy na nag-aalalang si Attorney Rivas. Ang corporate lawyer at isa sa mga direktor ng Alonso Undergarment Corporation. Kung hindi ko to ginawa, attorney, my mother would have been married by now to that good-for-nothing opportunist. Napangiwi ang abogado sa kabilang linya. Eh, Jessica, iha, ang mami mo at... Hindi nito na ituloy ang sasabihin. Dahil muli nagsalita si Jessica na nasulyapan si Andoy na pumapasok. Sa kanila ko tayo mag-usap ulit, attorney. Pagkasabi nooy, ibinabanan niya ang telepono. Sumandal siya sa sofa at pumikit. Alam niyang tama ang ginagawa niya. Kung hindi siya umalis, tsak na nagpakasal na ang mami niya kay Alan. Uy, Jessica! Linisin mo na ang kusina. Bakit ka natutulog dyan? Sita ni Andoy. Bigla ang pagmulat niya ng mga mata at tinitingnan ang matalim na si Andoy. Hinagod ang tingin mula ulo hanggang paa at tumayo siya. Huwag mo akong pagtaasan ng tono, Andoy! Aniya sa nagtatagis na mga bagang. Kaya kitang bayaran! Sinabi niya ng talikod. Patungo sa kusina. Nagkamot naman ang ulo si Andoy. Sinabi ko lang na maglinis, nagtaray na agad. Agad-agad mo pa naman. Saksakan ka lang ng sungit. Bulong nito. Sinundan ni Andoy ng tanaw ang dalaga. Naiilang to sa kanya. Mataas ang dating niya kay Andoy na hindi akma sa isang katulong. At tama naman to sa pag-iisip na masosyal pa siyang kumilos kaysa kay Mang Wilma nito. Si Jessica ay sa silid ni Antonio nagtuloy upang maglinis. Ito rin ang unang pagkakataon na mapapasok siya sa silid ng binata. Si Nanay Ines ang sa tuwing nag-aasikaso ng mga gamit ng magkapatid. Naku, bulalas niya sa mabungharan. Ganito ba lagi ang silid ng lalaking yan? Magulo ang kama. Nagkalat sa sahig ang mga pinagbihisan. Bukas ang closet ng mga damit at may nakahangin na marahil sa paghugot ng isusuot ay nabagsak. 2 drawers sa chest na naiwang nakabukas at gumulo ang laman dahil siguro sa paghahalungkat. Nakabukas ang pinto ng banyo at tuli-tuli siya ron. Nakita niyang nasa tiles ang underwear at basang tuwalya. Sa marmol na lababo ay hindi ibinalik ang toothbrush na pinaglagyan. Hindi tinakpan ng toothpaste. Bukas din ang bote ng aftershave nito. Nanlulumang bumalik siya sa silid at naupo sa stool ng dresser. Anong gagawin ko? Gusto na niyang maiyak. How do I start fixing all these things? Gusto niyang tawagin si Andoy at sabing ito ang maglinis ang silid. Pero alam niya na hindi susunod iyon. Maliban pa sa, hindi naman pumapanik si Andoy sa itaas kung hindi tinatawag ni Nanay Ines. Gusto niya na hangaan si Nanay Ines sa matapat na pagtingin nito sa magkapatid. At nakaramdam siya ng guilt na mula nang mawala si Siling, inako na ng matanda ang gawain nito. Siya ay papunas-punas lang ng alikabok.
Gawin niya ngayon ang gawain ng matanda at ni Siling. Tumayo siya. Inikot ang mga mata sa loob ng malaking silid. I'll take care of you later. Unahin ko muna ang ibang silid na punasan ng alikabok. Yes, that's all right. Tumalikod siyang palabas at isinara ng paa ang dalawang nakabukas sa drawers. Naipit ang ilang mga narong underwears pero hindi niya pinansin. At yun nga ang ginawa niya. At dahil nga matagal-tagal na rin hindi gaanong nalilinis ang buong kabahayan mula nang umalis si Siling, talagang nahirapan siya. Jessica, hindi pa tayo kakain? Pasado alauna na. Si Andoy nakatatapos lang linisin ang lawn. Ha? Nagulat pa siya sa tanong na iyon. Talking of food, nakadama siya ng gutom. Magbukas na lang tayo ng dilata, Andoy. Marami kasing naipong linisin dahil hindi naman nakapag-general cleaning mula nang ikasal si Angelo at Wilma, di ba? Pwede na ang sardinas. Umabot ito ng dilata sa cabinet at pagkatapos nagbukas ng mga kaldero. Wala bang sinaing dito? Malinis ang rice cooker ah. Ngumiti siya. Hindi na kailangan. Sanay naman ako sa sliced bread. Butter and toast will be fine and a glass of juice. Sinabayan niya ng kibit ng balikat. Napanganga naman na tinitigan siya ng lalaki. Ano ba pinagsasasabi mo, Jessica? Tinalo mo pa roon si Ma'am Wilma ah. Hindi pwede sa akin ng tinapay lang at hindi ako mabubusog doon. Teka nga, at ako na magsasaing. Padabog nitong kinuha ang rice cooker at tinapunan siya ng matalim na tingin. Pa-English-English ka pa riyan. Isang tawa naman ang pinakawalan niya paglabas ni Andoy. Ano kaya magiging reaksyon ng mga tao rito pag nalaman na nagmamay-ari siya ng isang multi-million export and import business? Pagod siya at kahit na ganun ay hindi niya makuhang itanggi sa sariling nag-e-enjoy siya sa kanyang ginagawa. Hindi na malayo ni Jessica ang paglipas sa mga oras sa dami ng ginagawa. Mabuti na lang at marunong siyang gumamit ng washing machine. Itinuro yun sa kanya ng lola niya nung siya'y nasa Amerika. Pasado alas 5 na, Jessica. Magluto ka na at baka umuwi na si Sir Antonio. Iwan mo na sa akin yung mga halamang ipapasok, sabi ni Andoy. Para namang hindi mo kilala si Antonio, Andoy. Lagi lang sa labas kumakain yun. Katwira niya. Oo nga, pero pag walang date at appointment, dito kumakain si Sir. At dito man siya kumakain o hindi, lagi nang may iniahandang pagkain ng Nanay Ines. Pilit nito. Kanina pa inoobserbahan ni Andoy si Jessica. Kaunting trabaho lamang ay matagal gawin at kung wariin nito, hindi marunong magtrabaho ang dalaga. Sige na nga, ano bang lulutuin ko? Maraming laman ng ref. Bahala ka na. Pagkasabi ay lumabas na to. Kompleto ang laman ng freezer. Oh dear, ano bang alam niya sa pagluluto? Buong buhay niya ay dumudulog na lamang siya sa mesa. Hindi na bali ang paglilinis. Simpleng common sense lang yun. Bahala na. Alas 7 ng gabi at katatapos pa lang niyang maligo nang marinig ang pagpasok ng sasakyan ni Antonio sa garahe. Inabahan siya. Kanina pa niya pinapanalangin na sana may appointment to sa labas. Subalit mukhang hindi narinig ang panalangin niya. Lumabas siya ng silid upang salubungin ang amo. Inilapag ng binata ang attaché case sa center table at nilubagan ng necktie. Mukhang pagod ito. Marahil pinangangatawanan na nito ang trabaho sa kumpanya ng mga Avila. Good evening, sir. Bati niya rito na sinagot ng binata ng tango. Gusto niyo ng kape? Nagsalubong naman ang mga kilay ni Antonio. Ngumiti siya. Hindi na ho kapareho kanina, sir. Don't smile at me like that. Gustong sabihin sana ng binata. Iniwas ang tingin at tinungo ang bar at nagsali ng alak. I'll have a shot bago magkapunan. Muli siyang sinulya para tinagod ng tingin. Checkered na pink and white ang suot na uniforme ni Jessica. Nakahapit iyon sa katawan ng dalaga. Not bluff shoes, but she has the curves in all the right places. Plus, a perfect behind. Uso na ba ang sexing housemaid ngayon? Alito sa sarili. At kailan pa naging seductive ang dating ng uniform ng maid? Shut up, Antonio. Pati maid, pinag-uukulan mo ng pansin? Saway dito sa sarili at mabilis sa inubos ang laman ng kopita.
Tumalikod si Jessica papasok ng dining room. Gusto niyang matunaw sa tinging ipinukol Antonio sa kanya. Ganun ba talaga tumingin ang lalaking yun? Why he could not melt her knees with those eyes? Ano ang hapunan? Tanong ni Antonio na sumunod. Inalisan ng takip ang mga serving bowls. Ano to? At ito? Kanip, sir. Vegetable salad and cheese and salada. Nakangiti naman niyang sagot. Mahusay siyang gumawa ng cheese and salada. Natutuhan niya yon sa Mexico nung naroon siya. Wala marahil maipintas ang binata ron. Alam ko. At alam kong salad to. Tumaas ang tono ni Antonio. Maghapon siya sa meeting na puro kape ang laman ng tiyan niya. Nasaan ang main course? Anong ulam? These are all appetizers. May garlic bread. Inilagay ko sa oven para tostado pagdating nyo. Kukunin ko. Bahagya siyang ninerbyo sa tono ng binata. Akma siyang tatalikod nang hawakan ni Antonio ang braso niya. Garlic bread? You are serving me an American meal? Heaven's sake, hindi ako Amerikano. Sa gutom ko, kakain ako kahit na isang buong lechon. Hinila niya ang brasong hawak nito. Tumalim ang mga mata. Why can't I please you? Pagkain niya na. Angil niya rin na nakalimot sa sarili sa kabiglaanan. Jessica! Hindi makapaniwalang bulala si Antonio. Baka nakakalimutan mo kung sino ang sinisigawan mo. Hindi nakasagot ang dalaga at bahagyang napaatras. Hindi malaman ni Antonio kung patuloy na magagalit o matatawa. Pinagtaasan ito ng boses ng isang katulong sa unang pagkakataon sa buhay ng binata. Andoy! Malakas itong sigaw. Agad na pumasok ang tinawag at tumukot ng pera sa pitaka nito si Antonio at ibinigay sa lalaki. Gamitin mo ang kotse at bumili ka ng pagkain sa labas. At dalian mo! Sigaw nito kay Andoy at ibinunto ng iritasyon. Yes, sir. Sinulya pa ni Andoy si Jessica bago lumabas na parang sinasabing, nakita mo na. Lakas loob na sinulubog ng dalagaan ang tingin si Antonio nang muli siyang tingnan nito. Nakatiim ang mga bagang ng binata. Sorry, sir. Mahinang wika niya pero sinabi ko na nga sa inyo kanina na. Pinutol ni Antonio ang sasabihin niya at itinaas sa ere ang dalawang kamay. I know hindi ka cook. House girl ang inaplayan mo rito. Heaven's sake. Nairitang tumalikod to at tinungo ang hagdan. Magsha-shower na muna si Antonio habang hinihintay si Andoy. Sinilipan muli ang talaga na akmang liligpitin ang mga nasa mesa. Nahinto to sa pagpanhik. Leave it! That will serve its purpose pagdating ni Andoy. Sinunda ng talaga ng tingin si Antonio hanggang sa mawala na to sa paningin niya. Bukas talaga ay pag-aaralan na niyang magluto. Siguro naman may cookbook na naitabi si Nanay Ines. Hindi pa man siya nakakakilo sa kinatatayuan niya nang marinig niya ang sigaw ni Antonio. Jessica! Humakbang siya patungo sa hagdan at tumingala. Nasa bukha na si Antonio. Hindi niya maipaliwanag ang ekspresyon ng mukha nito. What is it this time? Sir, bumanik ka dito at bilisan mo. Tila bulkang gustong sumabog ng dibdib nito. Kinakabahan namang sumunod ang dalaga. Hay, ano na naman ba? Chapter 3. Hindi pa man siya nakakaabot sa huling baitang, mahigpit nang hinawakan ng binata ang braso niya. At halos silahin siya dito papasok sa silid. Anong ibig sabihin nito? Pagalit na tanong ni Antonio na tinuro ang silid. Humigpit pang lalo ang hawak sa braso niya na gusto na niyang umaray. Napahugot ng malalim na paghinga ang dalaga at nakalimutan niyang totoo ang silid nito. And I thought you said you are a house girl. Bago pa siya nakakilos, hinila siya nito papasok sa loob ng banyo. At iyan, paano may paliliwanag sa akin yan? Hindi malaman ng dalaga kung ano ang una niyang naramdaman. Ang sakit ng pagkakahawak nito sa braso niya o ang init ng galit na inilalabas ng katawan ng binata. Sa close confinement na yon ng banyo, ay nakadikit ang likod niya sa dibdib nito.
Nararamdaman niya ang hininga nito sa batok niya at gustong manayo ng balihibo niya. Ang mga kamay nitong tila bakal sa braso niya ay masakit pero may iba siyang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag. Lumingon siya upang mga tuwiran at humingi ng depensa. At dahil nga nasa likod lang niya to, halos magyakap sila nang humarap siya. At pagtingala niya ay halos magpang-abot ang mukha nila ng binata at yumuko rin. Anong masasabi? Si Antonio nanahinto in mid-sentence at napatitig sa kanya. Their lips almost touching but not kissing. Kung gaano sila katagal sa ganung ayos ay walang nakakaalam. Pareho silang tila itinulo sa pagkakatayo. Damn it! Ani Antonio na makabawi ito. Ito ang unang umatras na tila na paso. Bumitaw sa pagkakahawak sa braso niya at lumabas ng banyo. Mabigat ang mga paang lumabas ng banyo si Jessica. Wala na ron ang binata. Nilingon niya ang banyo. What happened way back 3 minutes ago? Si Antonio ay nasa tabi ng swimming pool at naninigarilyo. Hindi malaman kung magagalit o mapapahiya sa sarili. He really had an erection. Hindi niya mapaniwalaan yon. At sa isang magandang maid ha? That little witch in his room must be a dynamite to have done that to him. Isipin mo, from anger to arousal, and just by being close. Abot-abot ang pagpipigil niya sa sarili na huwag itong hagkan at yakapin. He could smell her scent, roses and sunshine. He tasted her breath, at nagdulot yun ng bulta-bultahing kuryente sa katwan niya. Pagkatapos ay naisip si Andoy. Kung nagagawa sa kanya ni Jessica ang ganong damdamin, paano pa ang isang ka-level dito? Gusto niyang magalit. Napatao ng pansin niya sa papasok na kotse. Sinulubong niya to at tinawag ang katulong. Nililigawan mo ba si Jessica? Bungad niya. Ho? Sagot naman ang nabiglang si Andoy. Tinatanong kita kung nililigawan mo siya. Mataas na ang tono ng boses niya. Nalilito namang umiling ang katulong. Naku, hindi ho Sir Antonio. Ubod ho ng tarayang si Jessica. Talo pa nga niya si Ma'am Wilma kung magtaray eh. Nakahinga ng maluwag si Antonio. Bakit ho Sir? Wala. Sige, dali mo na sa loob yung pagkain at ikaw na ang maghanda. Pagkatapos ay muling bumalik sa pool. Ano nangyayari sa kanya at pati si Andoy sinitan niya? E ano kung ligawan ito ang housemaid niya? Binata si Andoy at normal lang na magligawan ang parehong katulong. Nagkagulo na ang emosyon niya. Pagalit na inihagis sa lupa ang sigarilyo at pumasok sa loob. Kinabukasan ng hapon, maagang umuwi si Antonio pero may kasama to. Jessica, pakidalhan mo kami ng juice sa swimming pool. Utos si Antonio sa kanya. Inakbayan ng babae patungo sa guest room. Isang tango ang isinagot ng dalaga na sinilyapan ang babaeng kasama nito. Tall and pretty. Very alluring. Another of his women. Titiyak iyon. Mabigat ang dibdib na ginawa niya ang inuutos ng binata. Habang nagtitimpla siya ng juice ay nakita niyang lumabas ng guest room ang mga to. Nakabikini na ang babae at si Antonio naman ay naka-swimming trunks. Kung pwede lang na kay Andoy niya iutos ang paglabas ng juice. Naiinis siya. Get hold of yourself, Jessica. Anya sa sarili. Wala kang karapatan sa damdaming yan. Nasa pulang dalawa na tila mga sawang nagpupulupunta ng lumabas siya. Iniwas niya ang mga mata sa mga to at tahimik na inilapag ang juice sa bilog na mesa. Akma na siyang papasok sa loob nang tawagin siya ng babae. Hey you! What's your name? Napahinto siya at paghakbang ay nilingon ito. Ilang segundo ang pinalipas niya bago formal na sumagot na nakataas ang noo. Jessica! Kumawala muna kay Antonio ang babae at lumapit sa tagiliran ng pool. Ngayon lang kita nakita dito ah. Hinagod siya nito ng tingin. At ngayon lang din kita nakita dito. Aniya sa formal na tinig. Nalaki ang mga mata ng babae. Nilingon si Antonio. Did you hear that, Antonio? You have a very arrogant maid here. Walang galang kong sumagot.
I can't believe it. Muling ibinalik kay Jessica ang tingin. Nililipad ng hangin ang buhok niya at nalimutan niyang ipusod kanina dahil basa pa. Kumikislap to na tinatamaan ng araw. Like a raven's wing, nagsalubong ang mga kilay ng babae. Hindi mo ba ako nakikilala? Hindi naman nagbago ang ekspresyon ng dalaga. Yvette Andrada, Calendar Girl, aniya. Nahuli niya ang pagtaas ng mga kilay ni Antonio at ang amusement sa mga labi nito. Kung wala na kayong kailangan, Sir Antonio, may gagawin pa ako sa loob. Sige na, Jessica, sagot ng binata. Yun lang ang hinihintay ng dalaga at mabilis sa tumalikod. Hinayaan mong ganun ang gawin niya sa akin? Ani Yvette sa binata. Come on, Yvette. Pati ba naman ang maid ko pag iinitan mo? Pero nakita mo naman at narinig, di ba? Wala naman siyang sinabing masama. Sinagot niya ang tanong mo. And aren't you flattered she recognized you? Not at all. Nang sabihin niya ang pangalan ko at tila napakapait nito sa dila niya. Why I haven't met a hard help like that? Sinundan nito ng tingin ang dinaanan ni Jessica. Or maybe because you found my maid very pretty, kaya pinagkaabalahan mo siyang tawagin? Amuyos naman na tanong ni Antonio. Ikinawit ng dalaga ang mga braso sa leeg ng binata at malambing na sumagot. I am a very jealous woman, Antonio. Alam mo naman yon. And I have to admit that she's somewhat attractive. Nasaan ba si Siling? Nagkibit ng balikat ang binata. Inauwi na ng ama. Bakit ba mga katulong ang pinag-uusapan natin? Hinawakan nito sa ula ang babae at inilubog sa tubig. Pagkatapos ay sumisid. Parang mga isdang naghahabulan ng dalawa sa ilalim ng malaking swimming pool. Nakitang lahat ni Jessica iyon na nasa balkonahe sa itaas. Mabigat ang dibdib niya. Nagsiselos ba siya? Nakatitig pa rin siya sa mga to nang lumutak ang dalawa at maghalikan. Gusto niyang umatras papasok sa loob ng silid, pero parang ipinako ang mga paa niya sa pagkakatayo. Marinhinig ka ng binata si Yvette, pero sa pakiramdam nito ay may nagmamasid sa kanila. Nagmulat ng mga mata at nandun si Jessica sa balkonahe sa dating silid ni Angelo. Kung bakit biglang inhinto niya ang paghalik kay Yvette at walang kibong lumubog sa tubig. Sumunod ang babae na hindi na puna ang ginawa ng binata. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Jessica bago umalis sa kinaroroonan. Wala sa loob na nagpupunan siya ng alikabok nang marinig ang pagpasok ng isang sasakyan sa garahe. Sinilip niya ito sa bintana. Si Wilma. Ngumiti siya at mabilis na bumaba upang salubungin to. Hello, Jessica. Nakangiting bati ni Wilma sa kanya. Hi, kumusta ka na? Si Nanay Ines? Sinulya pa niya ang bahagyang namumukulitong tiyan. Okay lang kaming lahat. Gusto nga malaman ni Nanay Ines kung hindi ka nahihirapan sa mga trabaho dito. Naupo ka sa sofa. Natawa ang dalaga. Alam niya ang ibig sabihin ng matanda. Tell her I'm doing fine. Wilma, wala siyang dapat ipag-alala. Nagsalubong ang mga kilay ni Wilma sa sagot niya. Nag-isip ng malalim. She has never in her life met a maid na casual at diretso na nag-i-English na parang baliwala. Magtatanong sana to nang sumungaw sa pinto sina Antonio at Yvette. Ang babae in her scanty bikini at si Antonio na in brief trunks. Hello Wilma. Kasama mo ba si Angelo? Ako lang Antonio. Dadaan ako ng asawa ko mamayang 7. Nag-shopping kasi ako ng mga gamit ng baby. At sinilya pa nito ang babae. My sister-in-law, Yvette, Wilma, si Yvette. Tumango lang si Wilma at ngumiti sa kanya ang babae na nakapulupot ang braso kay Antonio. So this is your twin's wife? They just married recently, di ba darling? Tumingala to kay Antonio, flashing a provocative smile. Ano kaya ang itsura ko, darling, kung ipinagbubuntis ko na ang anak mo? Isang ngiti lang isinagot ni Antonio na hindi maintindihan kung bakit napasulyap kay Jessica sa pagkakataong yun. Walang ekspresyon sa mukha ng dalaga. Nilingon naman ni Wilma si Jessica. Dito nga pala kami maghahaponan, Jessica.
Tulungan mo ako na mag-prepare ng lulutuin ha. Nagbilin si Angelo ng patatim. Thank you sis. I will have a decent supper after all. Sagot ng binata na amused sa sinulyapan si Jessica na umiwas ng tingin. Bakit darling? Hindi ba marunong magluto ang maid mo? Si Yvette naman na sabay tingin ng matalim kay Jessica. Oh, she's a house girl, natakok. Kung nanunuya ang binata o nanunukso ay hindi matiyak ni Jessica. That's ridiculous. May katulong bang namimili ng trabaho? At kung ganyan na hindi ka makakain ng disenteng pagkain, bakit hindi na lang tayo mag-trade ng helper? You can have our maid. Masipag na magtrabaho, mahusay pang cook. Suwestiyon ito. Napanganga si Jessica na hindi makapaniwala sa narinig. Mabilis siyang tumalikod upang bumalik sa kusina nang tawagin siya ni Yvette. Hey! You! Huwag ka munang tumalikod! Napahinto si Jessica. Muling tumingala kay Antonio si Yvette. O ano? Payag ka ba? Bago pa nakasagot si Antonio ay nagsalita na ang dalaga. Salamat sa magandang alok, Miss Andrada. Nanunuya ang tinig niya na binigyang diin na magandang alok. Pero hindi siya si Antonio ang magpapasya ng sinasabi mo, kundi ako at ayoko sa iyo. Pagkasabi noo ay binilisan ang hakbang papasok sa kusina. Napatanga si Yvette na napahiya. Ilang segundo ang lumipas bago muli nagsalita. Katulong ba yan, Antonio? Saan ahe siya galing ang babaeng yon? Bakit ganun ka-arugante kong sumagot? Nangihinalang tinignan nito si Antonio. May dapat ba siyang ipagmalaki, ha? Oo, come on, Yvette. Sinagot ka lang ng tao. Siya nga naman ang may katawan. Antonio, hinayaan niya ako. Sa pool at saka dito. And I can't believe you tolerated her. Katulong lang siya, Antonio. Angil ng dalaga. Alright. Pagsasabihin ko siya mamaya. Bumuntong hininga ang binata. Do it now, Antonio. Hiniya niya ako sa harap mo. Pagsabihin mo siya sa harap ko. Ngayon din. Nagkatitigan sina Antonio at Wilma. Tila humihinging opinyon sa hipag ang binata kung bakit kailangan gawin ito yon at hindi maintindihan ni Antonio. Blanco naman ang ekspresyon ni Wilma. Wait here. Sa bandang huli sinabi nito pagkatapos ay sinundan si Jessica. Naglalabas ng dalaga na maaring lutuin sa ref. Jessica! Sir? Tumuwid sa pagkakayo ko ang dalaga. Lumabas si Karot, humingi ka ng dispensa kay Yvette. Utos nito. At bakit ko gagawin yun? Alam mo kung bakit? Tama siya. Hindi ka kumikilos sa harap niya na katulong sa bahay na to. Oh well, sa amin Angelo at Nani Ines, behave ka. And Wilma seem to be so friendly with you. Pero hindi ka dapat nagpapakita ng kagaspangan sa harap ni Yvette. Sermon ng binata na tila siya batang musmos. Sinasagot ko lang naman siya sa paraang kung paano siya nakikipag-usap sa akin ah. Katwira naman niya. Bisita ko siya, Jessica. Huwag na nating pahabain ang usapang to. Lumabas ka roon at humingi na dispensa. Ayoko. Matigas sa sagot ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Antonio. Inuutosan kitang humingi ng dispensa kay Yvette. Matigas itong sinabi. Kung hindi ko gawin, you will find yourself without a job dahil ako na ang hinahamon mo. Wala akong pa. Pakialam kahit mawalan ako ng trabaho. Ang gusto niya sanang isagot but stop herself. Hindi niya gustong umalis sa bahay na to. Hindi sa ano pa mang dahilan. Hindi niya gustong mawalay sa paningin niya si Antonio. Kahit ba nangangahulugan to ng pagpapakumbaba niya sa ibang tao? Minsan man ay hindi niya nagawa yon. Imagine, Jessica Alonso humbling herself to a very disgusting woman. Now, Jessica. Walang kibo na nagpatiuna siyang lumakad kasunod ang pinata. Huminto siya sa harap ni Yvette at tumingin dito ng diretsyo. Humihingi ako ng paumanhin. Aniya sa pinakamalamig na tono. Napataas naman ang mga kilay ni Yvette. You don't even look and sound like it. Surely you can do better than that.
Tumayo si Wilma. I wonder why we have to make an issue out of this nonsense. Hinawakan sa braso si Jessica at hinila pabalik sa kusina. Come on, Jess. Umpisahan na natin ihanda ang mga lulutuin. Taas ang noo na sumunod naman ng dalaga. Bahagyang nilingon ang dalawa sa pagpupuyos ng loob ni Yvette. Ikinilin niyang bahagya ang ulo niya at smiled sweetly to Antonio. Hindi malaman ni Antonio kung maiirita o matatawa sa dalaga. The little thing is something hindi niya malaman kung saan kumuha ng ganong attitude si Jessica. Kung mayabang lang sana at abusadong katulong to. Pero hindi nga ganon. The witch is acting naturally na parang kasama sa karakter nito yun. Napagmasdan niya ang pagtaas ito ng ulo, ang mga tingin, ang pagkilos. Lord, the woman has finesse. Huwag mong pansinin ang bisita ni Antonio. May palagay akong na-insecure lang yun sa'yo. Si Wilma nang nasa kusina na sila. At bakit? Patay mali siya naman yung tanong. Mas maganda ka at bata ka kaysa sa kanya at dadalawa lang kay ni Antonio. At alam nitong pilyo sa chicks ang bayaw ko. Huwag mong sabihin sa akin na pinapatulan ni Sir Antonio ang mga maid niya. Natatawa namang biro niya. Hindi na sumagot si Wilma. Titigan siya ng husto. Sino ka ba talaga, Jess? Kahit na ano ang sabihin gawin mo, hindi ka mukhang katulong. You are so poised and speak well. Napahinto naman siya sa ginagawa. Wilma is such a friend. Hindi ito nag-alinlangan na kaibiganin siya kahit nakatulong ang pagkakakilala nito sa kanya. At hindi niya gusto na magsinungalin dito. Nang hindi siya agad sumagot ay nagpatuloy ito. Marami na rin naman ako nakatagpong katulong na may tsura pero iba ka. You have a very cultured voice. Totoo na kamids uniform ka. Pero hindi tinatago niya ng paraan mo ng pagkilos. At isa pa, bakit ganun na lang lagi ang pag-aalala ni Nanay Ines sa iyo? Ganun ba ang dating ko? Pangiti niyang sinabi at hindi pa rin mapagpasyan kung magsasabi ng totoo. I can't keep a secret, Jess. Patuloy ni Wilma. Naupo naman siya sa mesa. E ano kung malaman ni Wilma ang totoo? Siguro naman pabor sa kanya yun. Hindi na siya magkukunwari dito. Talaga bang ipinagkakanulo siya ng sarili? Humingi siya ng malalim at nagsimulang magkwento. Chapter 4. I can't believe it. At nagawa mong pumasok na katulong? Ewan ko ba? Noong unang araw na nandito ako, tinanong ko si Andoy kung nasan si Nanay Ines. Nasa Tagaytay daw ang sagot nito. Aalis na sana talaga ako at babalik na lang sa hotel. Pero nasulyapan ko sa pool si Antonio. Natawa naman si Wilma. The usual thing, you were drawn by his magnetic charm just like all the girls. Natawa na rin siya. So I grabbed the wanted housemaid sign at muling nag-doorbell. And I cannot back out dahil si Antonio mismo ang unang kumausap sa akin. And how are you coping with Antonio bilang housemaid? Natatawa pa rin tanong ni Wilma. Ikinuwento ng dalaga ang pangyayari na nagluto siya ng almusal nito at ang pagkalimot niya sa pagliligpit ng kwarto ng binata. Missing the bathroom scene. Was he angry? Amused na wika ni Wilma. Angry? Para man na rin tinanong kung marunong maglaro ng basketball si Robert Jaworski. Pagkatapos ay seryosong tinitigan si Wilma. I really like you, Will. You've been treating me like a real friend kaya sinabi ko sa'yo to. At least, sa'yo hindi ko na kailangan magkunwari at kinanay Ines. Your secret is safe with us kahit kay Angelo. Alam mo bang believe ako sa iyo? Hindi ko kayang gawin ng ginagawa mo. You're so nice and sweet and I do not treat my maids tulad ng trato mo sa akin. Mahirap lang ako, Jessica. Palaki ng tiyahin. Mayaman ka na ngayon bilang asawa ni Angelo Avila. But you haven't changed a bit, Wilma. Still as sweet as ever. I can never be like you. Sa bahay at sa opisina, I dominated everybody. Isang salita ko lang ay nagmamadali ng sumusunod ang mga tauhan ko. Samantalang ikaw ay napaka-submissive and Angelo is so bossy, seryoso at formal. The exact opposite of Antonio na happy-go-lucky despite the macho image ay boyish with his charming smile. Beware, Jessica. Antonio's smile is very lethal.
Birong totoo ang sinabi nito. Di siya papatol sa katulong niya. Kung sa bagay, yun ang pinakakalasag mo sa charm nito. But who knows? Kung sa akin nga, hindi mo na itago ang sarili mo kay Antonio pa. Maliban pa sa aminin mo man o hindi, hindi ka mukhang maid. With a pretty face like yours, a flawless skin and a nice pair of legs, bulag lang ang hindi makakapuna kung hindi pa nga napapansin ni Antonio yan. Nagkibit siya ng balikat at napupuna nga kaya ng binata yun. Paano niya papaliwanag sa sarili ang nangyari sa banyo? Bagaman walang nangyari ay may nararamdaman siyang tensyon. Nararamdaman niyang gusto siyang hagkan ng binata ng mga sandaling yun and fought very hard not to. Paano nga palang ginagawa mo sa mabibigat na labahin tulad ng mga bed covers and bed sheets? Ang pamamalansya naman ngayon, si Wilma ulit. Pinapadala ko sa laundry tuwing day off si Andoy at pinagbibilinan ko ang laundry na ipadeliver ulit sa ganun ding araw. Oh dear, why do you have to do this? Pinihirapan mo ang sarili mo. Resign from this job and come with us to Tagaytay bilang guest. We love to have you there for as long as you want. Alok ni Wilma. Thank you, Wilma, but I enjoyed what I'm doing. Pag-uwi ko sa amin, I will be more considerate sa mga nagtatrabaho sa akin. Gustong itanong ni Wilma na iyon na nga lang ba talaga ang dahilan, pero may nabuting hindi na. Bukas ang bahay namin mag-asawa pag nagbago ka ng isip, Jessica. I'll keep that in mind. Sabay na napalingon sa labas ang dalawa nang marinig ang kotse ni Antonio na lumalabas ng gate. Pagkatapos ay ang pagsasara ni Andoy ng gate. Baka inihatid si Yvette, ani Wilma. Nasulyapan ko kaninang lumabas sa guest room na bihis na eh. Poor Yvette, here today and gone tomorrow. Another of Antonio's collection. Hindi nito napuna ang ekspresyon sa mukha ni Jessica dahil tumayo na. Ilagay natin lahat ng mga kaneng ko sa slow cooker. Pag lumambot na, saka natin ilagay ang mga rekado. Pagkatapos, tayo naman ang mukupa ng swimming pool. Naku, ikaw na lang at baka agad din bumalik si Antonio. Tanggi niya bagaman naroon ng excitement na makapag-swimming. Matagal na niyang hindi nagagawa yun. Naku, hindi. Magtatagal yun sa bahay ni Yvette. Halika na. May mga gamit pa ako sa itaas, diba? Sadyang iniwan ko ang mga yun para nga pag narito kami ni Angelo, di na kailangan magbit-bit pa mula Tagaytay. Napilitan siyang sumunod dito papanik sa dating silid ni Angelo. Binuksan ang drawer at kumuha doon ng dalawang swimsuits. Inihagis ito sa kanya ang kulay puting bikini. Bagay sa'yo yan. May emphasize niya ng morena mong balat. I'll take this one piece. Medyo halta na ang tiyan ko eh. Princess Diana did wear a bikini kahit malaki na ang tiyan nito. Ani Jessica na hinubad ang maid's uniform. Si Diana yun. Nagubad na rin to ng damit at isinot ng bathing suit. Pagkatapos ay sinulyapan si Jessica. You're gorgeous. Wala akong sinabi kumpara kay Yvette. Sagot niya na sinipat ang sarili sa salamin. She's like what she saw and smiled. She is voluptuous. If you like the type, outrageously flaunting her big boobs. While you're very sexy and seductive without trying. Sincerong puri nito. Why, thank you. Natatawang sagot ni Jessica. Halika na nga. Nagpatiunang bumaba si Wilma. Tuwang-tuwa naman sa pagsuswimming ang dalawa. Inutusan ni Wilma si Andoy na dalhan sila ng juice and cake slice. Si Wilma hindi gaanong nagpagod at tumahong din kagad habang pabalik-balik siya sa paglalangoy. I really miss this, Wilma. Ilang buwan ding hindi ako nakakapag-swimming eh. Umahon siya at naupo sa silang bakal. Uminom ng juice at sinimulang kainin ng cake sa platito. Samantalahin mo habang hindi pa dumarating si Sir Antonio mo. Biro ni Wilma. Sabalit hindi pa nito halos natapos ang sasabihin ay narinig na nila ang busina ng kotse. Si Antonio! Si Jessica na kinabahan, ibinaba ang tinidor sa platito. Too late para umiwas. Ako bahala magpaliwanag. Natanaw naman ni Antonio ang dalawa pagpasok ng kotse nito sa garahe. Lumabas to ng kotse at lumakad patungo sa pool. You're still sexy, sis. Kahit halata na ang tiyan mo. Ani Antonio sa bothered tone. Pagkatapos ay nasulyapan kay Jessica na on instinct ay napatayo paglapit ng binata. Ako nagyaka kay Jessica na mag-swimming, Antonio. Wala kasi akong kasama. Baka magka-cramps ako. Paliwanag ni Wilma. Si Antonio ay hindi hinihiwalayan ang tingin ng dalaga. Hinagod ang kabuuan. Is this his maid?
Unconsciously, pinahid ng dila ni Jessica ang bahid ng icing na nasa mga bibig niya. Pinigilan to niya ang mapalunok. Let my lips do that. Gusto nito sanang sabihin. Mabilis ang reaksyon ng katawan nito at maiksi at manipis na shorts lang ang suot ng binata. Dahil hindi naman to kailangan bumaba sa paghahatid kay Yvette. Mabilis itong tumalikot upang hindi mahalata ng dalawang babae ang reaksyon ng kanyang katawan. Galit ang napiling solusyon. I don't allow my household help to have this kind of doxology sa oras ng trabaho. Come on, Antonio. Minsan lang naman to at ako ang may kasalanan. Si Wilma ulit. Hindi ako snob, Wilma, at alam mo yan. It is just that I want people to know where they stand. Pagalit niyang sinulyapan ang dalaga na marahang humahakbang patungo sa tuwalya. Ano na lang ang sasabihin ni Andoy sa ganitong prilhebyo? Sorry, Sir Antonio. Ang nasabi ni Jessica kung hindi napigil ang sarili, baka sumagot at nagalit din. This man is helping her develop self-control. Lord, she doesn't even sound like she's really sorry. She's so sexy and proud, tilting her head. Water dripping all over her body and he had a longing to dry it with his lips. Saan bahaging lupa nang galing ang maid niyang to? At bakit naapektuhan siya ng babaeng ito kayong hindi naman to ang unang pagkakataon na nakakita siya na maganda at nakabikining papae? He had a handful for the taking. Kanina lang ay narito sila ni Yvette na halos ang motibo na ang kinin niya sa pool ay very obvious. Pero wala siyang maramdaman tulad ng ipinaparamdam ng babaeng to. Mabilis siyang humakbang papasok ng kabahayan. I'm sorry. Ani Wilma kay Jessica. Don't be. Mahinang sagot niya na nakibit ng balikat. So this is how it feels to be a paid servant. Anyway, hindi siya kay Jessica Alonso nagkagalit. Kay Jessica, ang housemaid. Loka, ikaw din yun. Halika na nga sa loob. Sabado pa lang ng hapon ay umalis na si Andoy dahil kinabukasan ng Linggo ay day off nito. Siya man ay day off rin bukas pero saan ba naman siya pupunta? Binuksan niya ang ilaw sa silid niya at tulad kahapon ay ayaw na namang magsindi ng fluorescent bulb. Kahapon ay ginilaw-galaw lang ni Andoy ang starter at nagsindi na. Maluwag lang daw. Kinuha niya ang lamisita sa tabi ng kama at itinapat sa daylight. Pagkatapos ay ang stool na pinatong naman niya sa misita. Si Andoy ay gumamit ng aluminum na hagdan kahapon pero hindi niya kayang buhatin yun. Madilim na sa silid niya at ang tanging liwanag ay nagagaling sa sala sa nakabukas niyang pinto. Tumuntong siya sa misita pagkatapos ay nanimbang patuntong ulit sa stool. Kinabahan siya ng bahagyatong umuga. Huling nanimbang, tumayo at pilit inaabot ang starter. Hindi niya narinig ang sasakyan ni Antonio dahil hindi naman ito bumusina at alam na wala si Andoy. Ito na mismo ang nagbukas ang gate at muling nagsara. Inikot-ikot niya ang starter at dahil hindi naman siya marunong, ay humiligpos to at natanggal. Oh no! Aniya, akmang muling ipapasok ng bumungad sa pinto niya si Antonio. Anong ginagawa mo? Nagulat ang dalaga sa sigaw na yon at nawala ng panimbang. At kumabisala ang paa. Nasakasabay ng tili ay natumba siya mula sa stool na tinutuntungan. Sa loob ng dalawang malalaking hakbang ay nasa loob na si Antonio at mabilis ay inagapan ang pagbagsak niya. At dahil bigla ay nawalan din ng panimbang ang binata at bumagsak silang dalawa sa sahig. Siya sa ibabaw ng binata at nakasubsob sa dibdib nito. Ginulat mo ako. May akusasyon sa tinig niya nang magangat ng ulo. Hindi ako mahuhulog kung hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil ang mukha ni Gabla na lang ang layo sa mukha ng binata. Ang mga braso nito'y tila bakal na nakasalikop sa likod niya. I was scared you'd fall, bulong ni Antonio, his rag breathing finding her face. And you did fall. Dahil sa bigaw ka, nagkakadautal siya sabay sa panlalaki ng mga mata niya. May nararamdaman siya sa ibabang bahagi ng katawan ng binata. And her thighs was settled right on top of it. Hindi sumagot si Antonio, nakatitig lang sa mga labi niya. He was rock hard at alam nitong nararamdaman ni Jessica yon. Tumaas ang isang kamay niya patungo sa batok ng dalaga. He'd die if he won't kiss her now. Ang unang dampi ng mga labi ng binata ay nagdulot ng shockwave through her. Sinikap niyang umalpa sa pagkakadapang yon sa binata but he wouldn't let her go. His lips were firm against hers, feeling the warmth of his mouth. Wala sa loob, she parted her lips
at ang mga kamay niya na nagtangkang magpumiglas ay nanatili sa mga balikat ng binata. Humigpit ang pagkakahawak nito sa katawan niya, urging her closer. His kiss became more demanding and insistent. Sinikap pa rin niyang huwag gamantin ang halik and murmured a protest, then felt the tip of his tongue to hers. Sapat na yun upang ang malambot na mga buto niya ay parang jelly. May kuryenteng nanulay sa mga kalamnan niya. Then she was answering his kiss, holding him as he held her. Then he kissed her hungrily and fiercely. She had never been kissed like this at tila walang lakas ng buong katawan niya. Nangihina siya sa mga bisig nito. Ang sumunod niyang naramdaman ay nang mapasa ilalim siya ng binata. Very obvious ang arousal nito at wala tong pakialam. He was even pressing his thighs to hers. Kung paano natanggal ni Antonio ang butones niya sa harap ay hindi niya matandaan. She moaned softly nang maramdaman niya ang kamay nito sa kanyang dibdib. Antonio, she whispered a plea against his lips nang maramdaman niyang itinaas ito ang damit niya. His hand so hot against her skin. Please, Antonio. He wanted her. He wanted to make love to her with her. Gusto nitong gawin sa dalaga ang lahat ng dapat gawin para sa isang babae. He kissed her again with a passion and he could not longer stop. Di namang umuli nito ang dibdib ng dalaga and ran his thumb over the tips. Napasingap si Jessica. She has to stop this bago mahuli ang lahat. Bago kahit ang sarili niya hindi na niya kayang sugpuin. Antonio, gusto kong ipaalala sa iyong made mo lang ako. Parang binuhusan ng malabig na tubig ang binata sa sinabi niya. Kumawala ito at inilatag ang sarili sa sahig sa tabi niya at nagahabol ng paghinga. Unti-unting isinara niya ang natanggal na butones nang tumayo ang binata. Tinunghayan siya nito sa pagkakahiga roon sa sahig. Halos ipako nito ang sarili upang huwag muling bumaba at muling haggan at yakapin ang dalaga. She was so seductively lying down there. Hair disheveled. He already have memorized her scent, her taste, the softness of her body. Her breast, firm and small but perfect na parabang hinulma para sa mga palad niya. Tumikhim ang binata na tila inalisang bara sa lalamunan. Jessica, I'm... Huwag kang hihingi ng sorry. Agap niyang tumalikod ng binata. If it's any consolation, I don't sexually harass my hired help. Salamat kung ganun, sir. Tuya niya na sinabay ng tayo. Ang susunod mong sasabihin ay nagawa mo yun dahil tinulungan kita doon, di ba? Didn't you? Hamon ng binata na humarap sa kanya. Ganun naman lagi, di ba? Tinukso ng katulong ang gwapong amo niya. Nagpakita ng motibo. Sarcastic kong wika niya. Nagdilim ang mukha ng binata at hinawakan siya sa braso. Hindi ko sinabing tinukso mo ko. Tinulungan mo ako, yes, by kissing me back. By moaning softly against my touch and I stop on time. Salamat uli. Naroroon pa rin ang panuniya sa tinig niya. At ano ba naman ang pagsisintin niya? Diba at talaga namang gusto niyang humintuto? Ano bang inaasahan niya? Romansa mula kay Antonio? Lord, the man wanted sex and she wanted romance and love. Natigilan siya sa huling naisip. Love? Natigilan siyang bahagya. She's getting crazier every day sa piling ng lalaking to. Ihanda ko na ang pagkain ninyo. Malamig niyang sinabi na lumakad patungo sa pinto sabalit na unahan siya roon ng binata. Don't bother. Lalabas ako. Isara mo ang kabahay at hindi ako dito uuwi. Tuloy-tuloy na itong lumabas ng silid. Ang sumunod niyang narinig ay paglabas ng kotse nito sa garahe. Nasasaktan siya. Natitiyak niyang sa ibang babae tutuloy si Antonio. Gusto niyang maiyak sa pangyayari. She wanted him. Ache for him. Pero nakahanda ba siyang tanggapin ang consequences? Kung sakaling patulan nga siyang totohanan ng binata? Ganun ba siya katapang? Para pumayag na mapabilang sa mga pinaglalaro ang papae ni Antonio. Chapter 5. Nagtuloy sa kondominium niya si Antonio. Kinuha ang alak sa bar at nagsalin sa kopita. Damn that girl. The little witch isn't just a dynamite. She's a bombshell.
na makita niya itong nakabikini ay agad ito ang epekto sa kanya. And Lloyd kanina, he wanted to take her right there on the floor and make wide love to her. Calm down, Antonio, saway niya sa sarili. She's nothing but a pretty and an educated housemaid. Wala nang iba pa. Nakadalawang shots na siya nang bumukas ang pinto at bumukas si Angelo. Nagsalubong ang mga kilay nito pagkakita sa kanyang umiinom mag-isa sa bar. Hi big bro, bati ni Antonio. Help yourself. Tumawag ako sa mansyon at kaalis mo lang daw. I was thinking you had an early date pero nakita ko sa parking ang kotse mo so I dropped by. Sinalina ni Angelo ng alak ang isang kopita at sinilyapan si Antonio. Dito umiinom na nag-iisa kung walang bumabagabag. Bakit ka nandito? Si Antonio. Para ipaalala sa iyo na bukas ng umaga, dadalawan natin ang site at pagtatayuan ng isa pang branch. Linggo bukas, ilang ang araw na available ang may-ari ng lote. He will be leaving for her the States next week. Kaya nga pinapaapura ko na lang ang long-term lease contract. Kailangan pa ba ako ron? Bakit hindi ikaw na lang? Antonio, this is a family business and should be decided by both of us. Naroon din si Mr. Potenciano na ang tinutukoy ay ang isang stockholder. May problema ka ba? Nothing I can't handle. Mind telling me? Back off, Angelo. We never had secrets with each other, Antonio. Banayad na wika ni Angelo. Tumalikod sa bahay si Antonio at itinukod ang mga siko dito. What about loving Wilma secretly? Paalala niya. I did not realize it first. Pagtatawanan mo ko, wika niya na inubos ang laman ng kopita. Try me. I just ravish my maid. Si Jessica? No wonder she sounded so strange sa telepono. What did you mean by ravish? Did you? I almost did. Patuyang nat tumawa naman si Angelo. Really? Antonio, have you run out of socialites and models o nagsawa ka na sa kanila at gusto mo namang subukan ng maid natin? This is not a joke, Angelo. It surely isn't it. I can't imagine my twin sexually harassing the pretty housemaid. May galit sa tono nito. Hindi mo naintindihan. Inilahad niya ang mga kamay. Ipaintindi mo kung ganun. Umpisahan mo sa umpisa. Walang umpisa. She just gets into my nerve. She attracts me like no one ever did. I just go rock hard every time she's near. At doon natawa si Angelo. Huwag mo kong pagtawanan. Bakit ba ay pulis ka kalukuhan? Sasabihin mo yung you go rock hard when she's near. Eh hindi ba? Ganun naman usual ang dating ng mga babae sa'yo lalo na kung sexy at maganda. Amused na wika ni Angelo. You're talking as if I'm some kind of a sex maniac. Nalitang sagot ng binata sa kapatid. I do not bet every girl I met, Angelo, and I don't get aroused that easy. Huminga naman ng malalim si Angelo. Nagpapakita ba ng motibo si Jessica sa'yo? At hindi to magtataka kung ganun nga. He has to admit that his brother's charm is irresistible. And that is the irony of it dahil hindi nga. Ginugulo lang niya ang isip ko. Those big dark eyes haunting me na para bang lagi nilang ako may atraso. She amused and irritated me at the same time. She's fun and witty. For all I know, she could be a witch. You sounded as if you're in love with her. Be still, my heart. Last then? That is more like it. I saw her in bikini dahil niyaya siya ng asawa mo na mag-swimming. Imagine, isang housemaid na nakabikini sa pool ng amo niya. Nababahala si Angelo sa inaasal ng kapatid. Nagbiro, gusto kong dumaan sa bahay and shake Jessica's hand. Ang kaisa-isang babae na nagpagulo sa isip ng babaero kong kapatid. And it's very ironic na among the socialites and beauty tightly sa napas sa kamay mo, isang magandang maid lang ang nagpapagulo sa'yo. This is crazy, Angelo. And you are right. What I'm feeling is lust and it will be over soon. Makahulog ang wika nito. Don't do anything foolish, Antonio. Huwag mong pakialaman si Jessica. Makakalaban mo si Wilma at Nanay Ines doon. They like the girl. Paalala nito. Find some nice girl and settle down. It's high time you do it. I promise you before na hindi ako aalakin ng kasalang isang babae, wala akong pag-ibig dito. At wala akong pag-ibig sa mga babaeng nakaka-date ko.
Paano ka makadarama ng pag-ibig kung nasa isip mo ay ang madala sa kama ang bawat babae na makakatagpo mo? They wanted it. Even before I opened my mouth, inaalis sa mga babaeng yun ang thrill ng chasing and wooing. At sabi ko nga sa'yo, I didn't bet all of them. Just a piece of advice, Antonio. At seryoso ako sa sinasabi kong to. Huwag mo pakialaman si Jessica. Kung ikatatahimik mo, send her to Tagaytay. Makakakuha ka ng ibang maid sa agency. Huling bili ni Angelo bago umalis. Siguro nga, kung wala sa mansyon ang babaeng yun ay hindi na nito magugulo ang isip niya. Tinawagan niya si Yvette upang magpunta sa kondominium. Hindi naman nagtagal ay dumating ito. Nakahiga siya nang sumungot sa pinto ng silid. Kumot lang ang nakatakip sa ibabang bahagi ng katawan niya. Ngumiti ang babae provocatively. Sa pinto pa lang ng silid, unti-unti na nitong tinatanggal isa-isa ang suot. At lukuluko lang ang di papatol sa magandang katawan nito. She was totally naked nang umabot sa kama. You're very unpredictable, darling. Malambing nitong sinabi na lumabi. Noon pa sa pool ko hinihintay na gawin natin to. Pero kahit yata anong gawin ko noon ay para kang bato. You cannot expect us to have sex sa mansyon, Yvette. Eh anong masama dun? We could have done it sa guest room. Ikaw lang tong ayaw. She started kissing him. Hindi sumagot si Antonio. He tried to respond sa pamamagitan ng marahas na paggalit nito. Sa pagsisikap na mabura sa balintataw ang mukha ni Jessica. He was hurting the woman in the process, pero lalo lang niyang napupukaw ang passion ni Yvette sa savage ways niya. Halos nagmamakaawa na tong angkinin niya. Tumayo ang binata in frustration at dinampot ang sigarilyo sa side table at nagsindi. What's wrong, Antonio? I'm sorry, Yvette. Pagod lang siguro ako. Nagbuga siya ng usok pa itaas. You can't leave me like this, darling. Sinabi nito na tumayo at nilapitan siya. Let me do it, honey. Like I used to. She whispered kasabay ng paggalik sa leeg ng binata, patungo sa dibdib at pababa pa. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Naiirit ang tanong ng babae makalipas ang ilang minuto. Hindi ka naman dating ganyan eh. Itinaas si Antonio sa ere ang kamay. At gustong matawa na gustong mainis, pinaghihirapan ng babaeng to na pukawin ang damdamin niya, na nauwi rin sa wala. Natitiyak mo bang pagod ka lang, Antonio? Naghihinalang tanong ni Yvette. Positive. I'll take a shower at pagkatapos ay dadaan na kita sa inyo. Anya na pumasok ng banyo. Don't bother. Dala ko ang kotse ko. Inis na sigaw ng dalaga na nagbihis. Pagkatapos ay sinilip ang binata sa banyo. I'll call you. Narinig to ni Antonio pero hindi lumingon. Nilulod ng binata ang sarili sa shower. Samantala, mag-aalas 11 na nang marinig ni Jessica ang pagpasok ng kotse ni Antonio sa garahe. Saan to galing? Sabi hindi sa mansyon matutulog. Kung nag-date naman to ng girlfriend ay napakaaga pa para umuwi. Narinig niya ang mga yabag nito papanhik sa hagdan. Huminga siya ng malalim. Kanina pa niya pinipilit ang sariling makatulog kahit maaga pa. Manonood siya ng movie pero wala rin doon nang naisip niya kundi nasa binata. Kung sino ang kasama nito at anong ginagawa sa oras na yon. Maingat siyang lumabas ng silid at nagtungo sa dining room. A glass of hot milk might be of help. Nagtimpla siya ng mainit na gatas at tahimik na naupo. Hindi niya kailangan ng ilaw sa dining room dahil pumapasok naman ang liwanag na galing sa labas. Halos mga lahati na ang laman ng baso niya nang maramdamang may tao sa likod niya. Kinakabahang lumingon ang dalaga. Sir Antonio? Nakatayo ito ilang hakbang mula sa kanya. Nakamaong lang at walang pang itaas. Mahigpit niyang pinagsalikop ang bathroom at hinigpitan ng tali. Wala siyang suot kahit na ano sa ilalim ng robe na yon. Hindi mo na siya nagbihis ng pantulog pagkalabas niya ng banyo dahil nagpatuyo pa siya ng buhok. Gusto ba niya ng kape? Hindi kape ang gusto ko, Jessica. He answered in a thick voice. Magbibihis lang ako at saka ako ihahandaan kung anumang gusto niyo.
Dadaanan niya to patungo sa silinya at sinikap niyang magpakatabi-tabi. Subalit, hinawakan ni Antonio ang braso niya at iniharap dito. Will you scream and run? Kung sasabihin ko sa iyong ikaw ang gusto ko? And I'll go crazy if I can't make you mine now. Bulong ng binata. Tatakbo nga ba siya at sisigaw? Hindi niya malaman ang isasagot. Nagbarang bigla ang lalamunan niya pero iisa ang natitiyak niya ngayon. Hindi galing sa ibang babae si Antonio. Nagpalipas lamang to ng frustration at galit. At sapat na ang kaalamang yon upang mag-umapaw sa galak ang puso niya. I want you, Jessica. I want to make love to you. With you. Tonight. His voice, soft and husky. Antonio? Ganting sambit niya sa pangalan nito. Nasa mga mata niya ang pagsang-ayon. She loved and wanted this man. She had no way of knowing if her heart could pay the price after tonight. Saka na lang siya magsisisi. Ang sunod niyang namalayan ay nangbuhatin si Antonio at ipanhik sa silid nito sa itaas. Ibinaba siya nito sa may paanan ng kama. Namamalik mata siyang nakatitig lang dito. She was excited and nervous. Hindi naman humihiwalay ang mga mata ni Antonio sa kanya habang kinakalag nito ang tali ng bathrobe niya. Pagkatapos ay hinawi mula sa mga balikat niya at hinayaang bumagsak sa kanyang paanan. Bahagya siyang inilayo nito at sinuwid ng tingin ang kabuuan niya. His eyes glinting with desire. You are beautiful. Just I imagined you would be. Kinabig siya nito and breathed her name against her hair. Halos mapaso siya sa init ng magdikit ang kanilang mga katawan. Her breast touching his chest. Jessica, my sweet Jessica. Bulong nito and kiss her with unrestrained passion. Napapitlig siya ng bahagya when she felt his tongue touch hers. His lips on hers, parting, caressing and exploring. Involuntarily, itinaas niya ang kanyang mga kamay and reached for him eagerly. Tulad sa isang natutuyong bulaklak na nauuhaw sa ulan. His lips warm and sensuous. His hand close on her breast and his fingertips stroking the sensitive peak. She moaned with pleasure. They were both breathless nang iwan ni Antonio ang mga labi niya. Muli siyang binuhat nito at maingat na inihiga sa kama. Her eyes too filled with passion. He slowly unzipped his pants pero ang mga mata'y hindi humihiwalay sa kanya. Nang simulan nitong ibaba ang brief, first brief na nakita niya sa buong buhay niya, umiwas siya ng tingin and tried to suppress the gasp na gustong kumawala sa bibig niya. Shy, my sweet little witch? Tukso ni Antonio and joined her. I never wanted any woman the way I want you. He whispered softly and kissed her eyelids, her nose, her lips. At nanatili doon when she eagerly responded. Itinaas ang dalaga ang mga palad niya sa dibdib nito. Dinadama ang maninipis na balahibo sa dibdib. He groaned aloud. Her hands like a burning coal against his skin. Then he was kissing her body, where his hands had trailed. His mouth moving slowly and pleasurably on her skin. His hands memorizing every contour, every line of her body. Oh please, Antonio. She whispered his name like an litany. Hinawakan siya ng binata sa mukha at itinaas ito. I wanted to go slowly, Jessica, but I can't. I just can't. His breathing rag, he slid strong hands beneath her lips. At inakil ito ang walang buwang niyang katawan sa panimulang pag-aangking yun. He skillfully coaxed her body to accept the slow and full domination of his masculinity. Sinikap ni Jessica na pigilan ang paghinga sa pagnanais na huwag mapasigaw when she felt the sharp pain. Gustin man ng binatang huminto ay hindi nito magawa. Pero naging banayad ang pagkilos nito. Easing slowly and gently till he filled her completely. At doon pa lang ito huminto sa paggalaw upang bigyang daan ng dalaga
napakibagayan ang bagong karanasang yun. He kissed her eyelids. Open your eyes, Jessica. And look at me. Masuyon itong utos. He wanted to kiss away the searing pain na bumabahid sa magandang mukha ng dalaga. Nagbulat ng mga mata si Jessica and Luke wonderingly into his face. She felt his rigid masculinity inside her and moved slowly adjusting to the invasion. Naroon pa rin ang discomfort, pero there was also something else. Wonderful waves of feeling. Ganito lang ba to? Bulong niya. Nang masakya ni Antonio ang ibig niyang sabihin, bumanghal ito ng tawa. My sweet Jessica, I have never imagined myself laughing while making love to a woman. Don't stop, please. She whispered a plea and moved her body. Huminto sa pagtawa si Antonio sa ginawa niya. He withdrew a little and pressed back. Ganito ba ang ibig mong sabihin? Oh, napasingap siya. May bahagyang sakit pa siyang nadarama but it was mixed with an explainable pleasure. And also like this. And this? Tukso nito as he pulled her body more fully to his own, increasing bold rhythmic strokes. Antonio, oh please, please. May pilit inaabot na hindi niya alam kung ano. Antonio turned her face to his. Don't hold back, darling. Give it to me. He was moving rhythmically, a primitive dance na sintanda na ng unang babae at lalaki. At dinala nito ang dalaga sa dako paraon, toward the descending edge of unreason, and she was lost. Ilang sandali lang ang matuling lumipas, pero hindi pa rin kumikilos si Antonio. Savoring every bit of pleasure and happiness na binigay sa kanya ni Jessica. No other woman had ever brought his body to this trembling peak of ecstasy. So satisfying and yet wanting more. Ipinikit ni Jessica ang mga mata, giving a sigh of pleasure and contentment, then drifted to sleep. Only to be awakened later with something burning within her body. She was aroused and wanting. She willingly accepted his kisses and insatiable desire. At sa bawat pag-aangkin ni Antonio sa katawan niya, dinadala siya nito sa kaitaas-taasan. In some far off corner of the world, sa ibabaw ng mga ulap. Sa pagitan ng siwang ng mga Venetian blinds ay nasisilip na ng dalaga ang namamanaag na liwanag nang ipagkalob sa kanya ni Antonio ang tulog at pahingang kinakailangan ng katawan niya. Chapter 6. Anong masasabi mo sa proposed layout ng building, Antonio? Si Angelo na siniko ang kapatid. Ha? What proposed layout? Ang binata na tila galing sa isang mahabang pagtulog at noon lang nagising. Kanina pa siya kasama ng kapatid at sinoservy and lugar pero wala sa mga to ang isip niya. Nagtawanan ng dalawang lalaking kasama nila. Napailing si Angelo at sumabay sa paglakad ng dalawang negosyante. Naiwan siyang nakasandal sa kotse. Kanina pa niya gustong tawagan si Jessica. Alas 9 na siya umalis ng mansyon pero tulog pa ang dalaga. Malapit na mag-alas 12 at gusto niyang tawagan nito upang yakaging mag-lunch sa labas. Hindi niya gustong mag-lunch kasama ng mga lalaking to. Dinupot niya ang cellphone sa loob ng kotse at idinayal ang mansyon ng malingunan siya ni Angelo. Sinong tinatawagan mo? Si Jay. Hindi niya na ituloy ang sasabihin. Muling ibinaba ang cellphone at napatingin sa kapatid. Sasabihin ba niyang ang maid niya ang tinatawagan para yakaging kumain sa labas? He must be out of his mind. So he thought it was just lust that he felt for her. He made love to her the whole night, over and over. Iniisip niya pagkatapos nun, she will be out of his system. Pero nagkamali siya. He couldn't get enough of her. Kulang ang buong magdamag sa pagtatalik nila. Kaninang pinagmamasdan niyang matutulog ang dalaga, pinipigil niya ang sariling huwag tunghagkan at yakaping muli. Kung ginawa niya yon ay natitiyak niyang hindi siya makakarating sa appointment na to. Na mabuti pa nga sigurong hindi na lang siya umalis ng bahay dahil wala rin naman dito ang isip niya. Sunod-sunuran lang siya kay Angelo at tumatangon ng wala sa loob sa iminumungkahin nito.
Ang nasa isip niya ay nasa dalagang iniwan niyang natutulog sa kanyang kama. Ang malambing nitong pakiusap nang patulugin na niya ang dalaga. Please, if you don't stop now, hindi mo na ako pakikinabangan pa bukas. Sumulyap si Jessica sa namamanaag na liwanag sa bintana. Ngayon na pala ang bukas. She smiled. Tiredness and happiness visible on her face at sumiksikto sa dibdib niya. Natawa siya roon at hinigkan ang ibabaw ng ulo nito. Walang babaeng nakiusap sa kanyang huminto na siya sa pagbibigay ligaya sa mga to. Only his sweet little Jessica. But then, wala naman siyang babaeng inibig ng paulit-ulit na tulad ng ginawa niya rito. No woman ever made him feel so alive. What's wrong with you, Anthony? Si Angelo na napapanumbalik ng isip niya sa kasalukuyan. Natitiyak kong wala ka naintindihan sa napag-uusapan. Nairit ang wika nito. Inihilamos niya ang isang kamay sa mukha. Ano na nga bang talaga ang nangyayari sa kanya? Sa dami ng anak mayaman at mga kilalang babae sa lipunan na naging girlfriends niya, naiibang siya sa isang maid. At kahit na maganda at mukhang edukada, maid pa rin. Housemaid niya. Nanghihinalang tinitigan siya ni Angelo. Dadaanan ko nga pala mamayang hapon si Jessica at isasama ko po uwing Tagaytay. No! Maras niyang sagot na ikinagulat ng kapatid. Nagsalubong ang mga kilay ni Angelo at tumining ng hinala. Hindi mo sinunod ng payo ko, Antonio. Mapanganib ang tonong binitawan ni Angelo. Pinakailaman mo si Jessica? Tumalikod siya at pinatong ang dalawang braso sa ibabaw ng kanyang sasakyan. Wag mo akong pakailaman, Angelo. You son of a... Akman ito nga habulutiin ang kapatid ng matanawan ng dalawang kasama na nakatingin sa kanila. Bumaba ang kamay ni Angelo. Binuksan ni Antonio ang kotse at pumasok at ini-start ang ignition. Mag-uusap tayong muli, Antonio! Hindi niya pinansin ang kapatid. Mabilis ang nagmaneobra na lumangit-ngit ang gulong na halos bumaon sa lupa. Alikabok ang iniwan niya sa nakatiimbagang na si Angelo. Malapit na sa Green Hill si Antonio nang muling tumawag sa mansyon. Si Jessica nakapikit pang inaawat ang telepono sa side table. Hello? Aniya na namamaos na tinig. Isang mahinang tawa ang narinig niya sa dulo ng linya. Ginising ba kita? Si Antonio na nakadama ng warmth. Nalimutan ang enkwentro nila ng kapatid. Nasa isip ang anyo ni Jessica sa kama. Naked, kumutlang ang bahagyang nakapulupot sa magandang katawan nito. Antonio? He answered huskily, still half asleep. Nasaan ka? Lord, just the sound of her voice made him hard that it aches. And after all the loving last night, pauwi na dyan. Don't leave my bed. I want you to be right where you are pagdating ko. Naging kabandalaga na para bang may lakas pa akong tumayo pagkatapos ang ginawa mo sa akin. Matabang niyang sagot. Humagalpak ng tawa si Antonio. Ano bang nararamdaman mo? Nakangiting tanong ng binata. Like an overcooked pasta? Sagot ng dalaga na nag-inat. Muling tumawa si Antonio. Really, Jessica? I like your sense of humor. Very original. Are you really sore? And Steve, dugtong ng dalaga. At nagtataka akong may mukha kang itanong sa akin yan na parang hindi ikaw ang may dahilan. Marahang tawa ang isinagot ni Antonio at naiirita siya. Natutuwa ako at napapatawa kita, Antonio. Sarcastic ang dagdag niya. Come on, sweetheart. Huwag kang pikon. Hang up na, please. Gusto ko magpunta sa banyo. Okay. I'll buy us lunch bago ako tumuloy dyan. Ibinaba sa passenger seat ang cellphone matapos may off ang linya. Pinag-iisip siya ng babaeng yon. Ang mga choice of words nito. Overcooked pasta? Stiff? The witty remarks? Really? His mysterious Jessica doesn't sound like a maid. Sa mansyon, ibinabad ng dalaga ang sarili sa maligamgam na tubig sa loob ng bathtub. Hindi siya nagsisising ipagkaloob dito ang sarili. She loves him, but what is going to happen now? What is the price of loving him? Of giving herself freely to him? Antonio lasted after her body. And sooner or later, magsasawa to sa kanya tulad ng kung paanong pagsawaan nito pa ang iba.
Ano bang kaibahan niya sa mga babaeng nagdaan sa kamay nito? Wala. She quickly jumped into his bed sa konting charm lang. Well, she was a virgin. And who cares kung virgin siya? Kagabi yun at hindi na ngayon. And she surely didn't expect that last night was the first night that Antonio took a virgin. Huminga siya ng malalim. Hindi lang ang mga tender places ng katawan niya ang sumasakit pati puso niya. Siya, si Jessica Alonso. Mataray, dominante at matalino. Controlling director ng isang import-export family corporation. Pero heto, at hindi lang housemaid ni Antonio kundi lover pa and hopelessly and madly in love with him. Nasa kagagahan niya nung una niya itong makita sa swimming pool na nakabikini trunks ay agad na lumipat sa mga mata niya ang puso niya. But she had welcomed last night's paradise. But would she be willing to pay the price for loving a man like Antonio? Tumutulo ang katawang umahon siya mula sa bathtub. Akma niyang aabutin ang tuwalya nang bumukas ang pinto ng banyo at pumasok ang laman ng isip niya. Oh, hindi niya malaman kung paano tatakpan ng sarili. Nahagip ang plastic shower curtain. Lalabas na ako. Stupid of her. The smart and witty Jessica Alonso. Lagi nalang nag-i-stutter sa harap ng lalaking to. Tumaas ang isang sulok ng bibig ng binata sa amusement sa kanya. Still shy after last night? May bahagi ba ng katawan mo ang nakalimutan kong hagkan? Namula siya at ikinurap ang tubig na tumutulo sa mga mata niya. Nanlaki ang mga mata ng hubarin ng binata ang shirt nito at ibagsak sa tile. Naalala mo ba noong maabutan kitang kasama ni Wilma sa swimming pool? Napatango siya nang wala sa loob. Anong kinalaman niyon ngayon? You were so seductively standing there na may icing pa sa mga labi. Water dripping all over your body. How I have wished then to dry it away with my lips. That thought made me rock hard na kailangan kong tumalikod at baka mahalata mo. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Na, naisip mo yun noon? Yes, my little tormentor at bihirang kumatok ang ikalimang pagkakataon kaya sasamantalahin ko na. Lumapit ito sa kanya habang nagsasalita at hinawi ang shower curtain. Na, nagugutom ako, Antonio. Gusto niyang iiwas ang pansin nito dahil muli ay hindi niya maintindihan ang reaksyon ng katawan niya sa lalaking to. His eyes made her melt like jelly. So am I, darling. So am I. Pinaulan na nito ng halik ang buo niyang mukha. Teasing her lips that when she parted them, umiwas sa mga labi nito. His lips went down her throat, nipping as if he was thirsty. Oh, Antonio. Jessica, my sweet Jessica. Isinisigaw ng binata ang pangalan niya na paulit-ulit. Pagkatapos ay pinangko siya palabas sa silid at inilatag sa kama. Tinitigan nito ang dalaga. Her eyes filled with passion and her lips parted. She wanted him as the one he wanted her. Itinaas ang binata ang Venetian blinds at pumasok ang sikat ng araw sa loob ng silid. Gusto kitang makita sa ganitong paraan. The sun shining on your body when we made love. Bumaba sa tabi niya si Antonio at hinawakan ang mukha niya. Last night, I tried to be very gentle, Jessica. I can't promise the same today. Gusto niyang itanong kung anong ibig nitong sabihin. Pero tinakpan ng bibig na binata ang mga labi niya. His lips teasing hers like a bee sipping nectar from a flower. His hands touching, seeking, caressing and uncaring where it landed. And seeking response from her. His lips followed the same route as his hands were. And Lord, she was on fire. And thought she'd die when he took a big nipple into his mouth. Open your eyes, darling. He commanded softly. Gusto kong makita mo ang ginagawa ko sa'yo at ang ginagawa mo sa akin. She did and was bewitched by his masculine perfection. At muli, siniil siya nito ng halik. Mapusok, mariin. She responded his savage possession. And when she thought she could no longer bear the torment, he joined his body to hers in a wild passion, trusting deeply and wildly. Oh yes, Antonio. Yes. At sa loob lamang ng ilang segundo, she was lost in a shattering climax
that they reached in perfect unison. Antonio rested his head against her belly habang niyayakap ang isang braso sa katawan niya. Inuplo si Jessica ang buhok nito, caressing him and loving him. Kumakain sila nang sabihin ni Antonio sa kanya ang plano para sa kanilang dalawa. Gusto ko malaman mong mula sa oras na to, di ka na magtatrabaho bilang maid. You're my woman now. Makakasalan mo ko? Ang biglang lumabas sa bibig niya at nagsalubong ang mga kilay ng binata. Makakasalan? Hindi, Jessica. Hindi nang ibig kong sabihin. Oh, wala kang balak pakasalan ako kung ganun. Nalulumo na tanong niya. Kung sa bagay, hindi naman niya inaasahan yun. Ewan ba niya kung bakit niya nabanggit? Come on, Jessica, hindi ko magagawa yun. Wika dito ng muling sumubo ng pagkain. Bakit? Ayoko ng commitment, Jessica. Hindi pa ako handa ron. And I don't think I am the marrying kind. I love my life as it is. Inabot nito ang tubig at uminom. Sana naisip mo yan kagabi bago mo ginawa ang ginawa mo sa akin. Mahinang sagot niya at sinabay ng inom para malunok ang pagkaing nasa bibig niya. Ginawa natin. Pagtutuwid nito. Hindi kita pinilit. Gusto mo rin naman, di ba? Oh, Antonio, you're a bastard. Ang nasa isip niya. Pero bakit hindi niya magawang magalit dito? You wanted me, Jessica, as I wanted you, di ba? Inaamin ko. Halos hindi lumabas sa bibig niya yon. Ngumiti ang binata at ginagap ang kamay niya at dinala sa bibig. There, darling. Now, itutuloy ko yung sinasabi ko kanina. Aalis ka na dito sa mansyon at ititira kita sa kondominium ko at bukas sa bukas din, naayusin ko na mailipat sa pangalan mo ang unit ko. Napangangaan talaga. Gagawin mo kong kept woman? Mistress? Querida? Sweetheart, sa mga married man lang ang salitang yan. Binata ako. Live-in ang tawag sa sinasabi ko ngayon. Paliwanag nito na tila siya batang hindi makaintindi. Binata ka nga, pero hindi mo ako gustong pakasalan. Hindi dahil ayaw mo ng commitment, kundi dahil hindi mo na matanggap na pakakasalan ng isang maid lang. Natatakot kang pagtawanan ng mga kakilala at kaibigan mo. Mahinanakit sa tinig niya. Seryosong tinitigan siya ni Antonio. Did you have marriage in mind while we made love the first time last night? Seryosong tanong nito. Hindi ko iniisip yon. Nalilito ang sagot niya. Precisely. So I brought it out now. We are happy, Jessica. Hayaan nating manatili sa ganun. Huwag nating problemahin ang hindi naman dapat. Ang mahalaga ay nagkakasundo tayo. I really like you, Jessica, very much. At hindi ko nararamdaman sa ibang babae ang nararamdaman ko para sa iyo. Gusto? Like? Yun ang term na ginagamit nito. But I love you, Antonio. Kumislap ang mga mata ng binata. I believe you, darling. Maiksing sagot nito. Emptiness ang nadarama ng dalaga. Pagkatapos ay sinaway ang sarili. Pinasok niya to kaya pinangatawa na niya. Hindi naman siya pinaniwala ni Antonio ng kung ano-anong salita. It was sex for him from the very start. May gusto lang akong hilingin sa'yo, Antonio. Say it, darling. Kung kaya ko, ibibigay ko sa'yo. Anything my money can buy? A car? Easy, marami tayo niyan. Biro pang totoo nito. Hindi ko kailangan ng pera mo, Antonio, dahil marami ako niyan. Bulong ng isip niya. At kung kotse rin lang ang pag-uusapan, she's driving. Mas maganda pa sa kotse niya. Gusto niyang mag-isterya sa sinasabing ng binata. Marami ka nang dinalang babae sa condo unit mo. Tumaas sa mga kilay ni Antonio. You're afraid of ghosts, Jessica? Hindi siya sumagot. Alright, ipapalagay ko sa bodega ang kama sa condominium at papalitan ko ng bago. Tayong dalawa ang pumili ng bagong kama. Lord, this is intolerable. Alright, bibiling bagong kama. Ang tanging kaibahan niya sa mga babaeng dinalaroon ni Antonio. Permanente siyang titira doon. Gusto niyang kasuklaman ang sarili sa ginagawa niya.
Early morning tomorrow, mag-shopping tayo ng brass bed, darling. Si Antonio ulit. Huwag mong ilipat sa pangalan ko ang unit mo, Antonio. Hindi ko kailangan yun. Nangulubot naman ang noon ng binata. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kailangan mo yun. Be practical about it. Ang mga babae, dalawang kamay na tatanggapin ang inaalok ko. Hindi ako ibang mga babae, Antonio. At bakit ka umaasta na tila DOM? Napatingala sa kisame ang binata. DOM ba ang tawag mo doon sa gusto kong bigyan ng kasiyahan ng babae nagdudulot din sa akin ng kasiyahan? I never offered my unit to any other woman, Jessica. Gaano man ako kagalante. Because that unit was my first possession na nanggaling sa sarili kong income nung nabubuhay pa ang mga magulang namin ni Angelo. And I am offering it to you. Thank you, Antonio, pero hindi. Huwag mo nang ipilit pa. Determinado niyang sagot. Nagkibit ng balikat ang binata. Alright. Tapos tinitigan siya at tinantya kung gaano ka totoo sa loob niya ang sinabi. Chapter 7. Pinaalis si Antonio ang kama nito sa unit at pinalitan ng bago. Nang hapon din yun, naroon na si Jessica. Inikot niya ang kondo. Meron lamang tong isang bedroom at bathroom. Typical bachelor's pad. Munting sala, nasa sulok ay ang bar at naroon na rin ang dining table at maliit na kitchen. Doon na sila natulog ng gabing yun. And again, they made love. And each lovemaking is better than the last. You're refreshing, you know? Wikan Antonio after the glorious moments. He kissed her nose. Oh, you were not the first virgin na nakatali ko. Pero hindi lahat ng virgin ay inosente. Some of them were virgins because they did not have the actual penetrations. Pero hindi sila walang muwang sa sex. Hindi ako kasi inosente tulad ng pagkakaalam mo, Antonio. Bulong naman niya. Oh, sure. Dahil hindi ka naman siguro laki sa bundok. But when it comes to pleasing a man, wala kang alam doon. You responded on instinct because I aroused fire on you. And because you wanted to please me. It warms my heart na tinuturuan kita sa mga ganong bagay. Mahusay ba naman akong estudyante? Tukso niya at piniglalaro ang isang daliri sa dibdib nito pababa at pababa pa. Brilliant, darling. You're a fast learner, ha? Huh? He groaned at mabilis na inabot ang kamay niya at itinaas nito. Can't you let this poor man rest? You're insatiable. Natawa siya. Look who's talking. Akma siyang tatayo nang hataki siya nito pabalik sa kama. San ka pupunta? Halika nga. He planted a kiss on her thighs na muntik na niyang ikasigaw. Muli siyang umiwas at sa pagkakataong ito ay nakaalpa siya at pumasok ang nang banyo upang mag-shower. Itinapat niya ang sarili sa dutsa. Nagpakasawa sa tubig at nagulat pa siya nung pumasok si Antonio. Kinuha nito ang sabon sa soap rack at nilapitan siya at inumpisang sabunan ang buong katawan niya mula ulo pababa. Antonio, ang tanging nasabi niya. Antonio made love to her under the cascading water. Nang gabing iyon ay nanatiling gising si Antonio. Nakatayo sa may bintana ng silid at naninigarilyo. Mula sa bintana, natatanong niya ang naiilawang swimming pool sa ibaba ng building. Sa dako paroon ang mga neon lights ng syudad. Patay ang ilaw sa silid pero may bahagyang liwanag na nanggagaling sa sinig ng buwan. Full moon at maraming mga bituin. Tinitigan niya ang natutulog na si Jessica. Nasisinagan ng liwanag ng buwan ang mukha nito. She had a perfect body. Slim and small and just by staring at her, he felt himself grow. Ibinugan niya ang usok sa itaas. Anong meron ang babaeng to at ganitong damdamin ang dulot sa kanya? Ito ang ikatlong gabi na magkasama silang natutulog and also made love every night. At sa bawat pagniniig, iniisip niyang bukas ay hindi na ganito kasinti ang mararamdaman niya. Subalit, hindi ganun na nangyayari. Hindi niya gustong matulog na hindi kapiling si Jessica. He liked to breathe in her scent and feel her softness next to him. Siguro ang kasidhi ang nararamdaman niya para rito will wear off in a few days. Pagkatapos, sa ayaw at sa gusto ng dalaga, ipagkakalob niya rito ang condo unit niya at babalik siya sa normal ulit. Pinatay niya sigarilyo sa ashtray at nahiga sa tabi ng dalaga.
pulled her close gently and closed his eyes. Nang magising kinabukasan si Jessica ay nakabis na si Antonio. Saan ko pupunta? Susugod dito si Angelo pag hindi pa ako pumasok ngayon. Patatawag lang ng sekretarya ko at kailangan ako sa opisina. At ang akala ko pa naman magkakasama tayo ngayong buong araw. Lumabi siya. Ngumiti si Antonio. Martes ngayon, darling. Mula pa nung Sabado ng gabi magkasama tayo. I have to get away from you or else gagamit na ako ng wheelchair bukas. She laughed softly at bumangon sa pagkakahiga at inabot ang bathrobe na nasa silya. Ibig sabihin kaya ka papasok ngayon dahil magpapahinga ka. Ikinawit niya ang mga braso sa leeg dito at tinampian ng halikang dibdib ng binata. I'm warning you, Jessica. Natatawang wika nito. Kahit si Superman ay nagpapahinga. Alam mo ba kung anong ginagawa mo sa akin? Itiras ito ang paba niya. Eh paano naman ang ginagawa mo sa akin? Bulong niya. He cupped one breast and ran his thumb across her nipple. Napasingap ang dalaga. Pagkatapos ay banayad siyang hinalikan sa ilong. I'll see you in the evening. Wika nito at tuloy nang lumabas. Inihatid ng dalaga sa pinto si Antonio. Sinikap niyang ipagluto si Antonio ng hapunan ng gabing yun. Pero kahit siya hindi gustong tikman ng niluto niya. Oh dear, talagang kahit kailan na hindi ako matututo magluto. Itira siya ang kamay in frustration. Doon bumukas ang pinto at sumungo si Antonio. Ano yung naamoy ko? Wika nito na lumakad patungo sa kanya at sinulya pa ng pakete ng caldereta mix sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ay ang coining ware na nakasalang. Sunog na caldereta! At doon na siya napaiyak. I'm sorry, Antonio. Ilang araw na kasing sa labas tayo kumakain. Iniisip kong madali lang naman dahil nakalagay naman sa pakete ang recipe. Paliwanag niya na sinabayan ng hikbi. Tumawang binata at niyakap siya. Silly girl, mag-bees ka at sa labas tayo kumain. Hindi ka nagagalit? Pinahid niya ng apron ng luha sa mga mata niya. Magagalit ako if you don't stop crying. Mag-bees ka na at pagkatapos natin kumain sa labas, manood tayo ng late show. Panood din natin yung magandang pelikula ngayon. Makalipas ng mahigit sa kalahating oras ay nasa isang restaurant na sila. Tell me about yourself, Jessica. Anong pangalan mo at tagasan ka? Si Antonio habang hinihintay ang order nila. Natawa naman ang dalaga ron. Oras ng tanungan, ganun ba? Let's have sex first at saka na kita kikilalanin. Wala akong alam sa'yo maliban sa pumasok ang katulong sa amin. Sasabihin ba niya dito ang totoo? Hindi. Tanong sagot niya sa sarili. Jessica Alonso ang pangalan ko. Nakapag-aral din naman kahit papano. Patay na ang ama ko. 2 taon na nakalipas. At least hindi siya nagsisinungaling doon. So nanay na lang ang meron sa'yo? Tumango siya. Nasa probinsya? Muli siyang tumango. Anong kinabubuhay ng nanay mo? Ninyo nung naroon ka pa? Nagalis siya ng bara sa lalamunan. May pensyon ang nanay ko mula nang mamatay ang father ko. Totoo iyon. No wonder pumasok ang katulong. Ganun na lang ang pensyon na ibinibigay ng gobyerno. 5,000 something lang yata. Saan ba dati nagtatrabaho ang tatay mo? Patuloy ni Antonio. Sa pabrika. Undergarment factory. Oh please, wag mong itanong kung anong kapasidad dahil magsisinungaling ako. So far eh hindi siya nagsisinungaling sa mga sinasagot niya. Tumangutango naman si Antonio. Ano na lang nga ang sweldo ron? At karaniwan ang pensyon ay binabatay na rin sa sweldo. Ganun na nga. Bakit ka pumasok na katulong gayong maari ka namang maging sales clerk? Patuloy ni Antonio. Napahinok ang dalaga. Sasabihin ba niyang dahil sa binata kaya ginawa niya yun on impulse? Nagtampo lang ako sa nanay ko. Tumaas ang mga kilay ng binata. Gusto niya mag-asawang muli. Ayoko. At tumalim ang mga mata niya sa bahaging yun at hindi siya nagsisinungaling. Muling tumango si Antonio. Naunawaan siya sa bahaging yun. Muli pa sana itong magtatanong sabalit dumating na ang waiter at nakahinga ng maluwag si Jessica. Nabaling sa ibang topic at tuluyan ang nakalimutan ng tungkol sa kanya. Nang sumunod na araw ay bisita ni Jessica si Wilma. Bakit ka pumahig ng ganito, Jessica?
I love him, Wilma, and he does not want marriage. O mas angkop sabihin katulong lang ako kaya hindi niya gustong pakasalan. Kung alin man doon ay tunay na dahilan ni Antonio, hindi na mahalaga sa akin. I can't believe you were fooled into this kind of arrangement. At bahagya siyang natawa. Matabang natawa. My only consolation, I wasn't the only fool in all the world. At inilahad niya ang dalawang kamay. Shake the hands of the brand new fool. Napailing si Wilma. Bakit hindi mo sabihin sa kanya kung sino ka? Kung ikaw ang nasa katayuan ko, sasabihin mo ba sa puntong to? Hamon naman niya. This is crazy. Ano to? Sine? Sa sinasabi ni Angelo sa akin, naghihinala siyang may pag-ibig sa'yo si Antonio. Tumaas naman ang mga kilay niya. Pag-ibig? Be still, my heart. Sarcastic ang sagot niya. Last will, ma. Considering his appetite sa sex, yun ang nararamdaman ni Antonio para sa akin. And we have a strong chemistry sa department na yan. Walang ibinahay na babae si Antonio, ikaw pa lang. Napangiwi ang dalaga. Ibinahay? Ang samang pakinggan, ano? Nailang si Wilma. No offense, man, pero alam mong ibig kong sabihin. I'm worried about you. Hindi pa ako pinagsasawa ni Antonio kaya nandito ako sa unit niya. Hindi niya magagawang ganito sa mansyon dahil nandun si Andoy. Isa pa, tiyak na maghihisterya sa nanay Ines at si Angelo. Why don't you swallow your pride and tell him the truth about you? Pilit ni Wilma. Hindi ko gagawin yun. Maybe I'm getting romantic and idealistic here. Pero paano kung hindi pa rin niya ako pakasalan kahit malaman niya kung sino ko? That would be a big blow to my pride, di ba? Hindi ako unang mayamang babaeng girlfriend ni Antonio. At least ngayon, iniisip kong maid lang niya ako kaya hindi niya ako mapakasalan. Paano kung talaga palang mahal ka niya? At then let him offer me marriage, agap niya. Now, be reasonable, Jessica. Tamang hindi matapobre ang magkapatid. Pero malaking hadlang yung alam ni Antonio na housemaid ka niya sa pagnanais na alukin ka ng kasal. What about you? Makakasal ka ba sa isang houseboy niyo? Nagkahamon ang tinig ni Wilma. Bakit hindi, Wilma? Kung talagang mahal ko ba siya at mahal niya ako? At kaya niyang panindigan ang pagmamahal niya sa akin? He must be a man enough to carry us through. May tiwala sa sarili kahit mahirap at may dignidad sa gitna ng kahirapan. Naisip niya si Alan. Ang oportunistang si Alan. Kung hindi lang sana pera ang hangad nito sa mami niya. Napagtutulungan ng pagkita ng pera, Wilma. Money isn't everything. There should also be respect and love. I do not know what to say, Jessica. Kung mahal ako ni Antonio, ipakita niya ngayon yun. Hindi siyang kauna-unahang mayamang iibig at magpapakasal sa isang mahirap. A certain king in England, Henry something, abdicated his throne to marry a commoner. Prince Rainier of Monaco married commoner and actress Grace Kelly. Seryosong sinabi niya. Gustong malumo ni Wilma and she hated premarital sex but she can't be judgmental. Eh hanggang kailan mo gagawin to? Nagkibit siya ng balikat. To tell you frankly, I do not know. I love him and wanted to be with him for always. Maybe until he needs me. Malungkot niyang sabi. Did you tell Angel about me? Aniya makaraan ng ilang segundo. Umiling si Wilma. Keep your promise. Wilma, I'll get out of this mess soon. Makikita mo. Without him breaking your heart, I hope. Pagkatapos na rin nagpaalam na to. Si Angelo ay nakikipagkomprontasyon din sa kapatid. Sinisira mo ang buhay ni Jessica Antonio. Ano mangyayari sa kanya pag nagsawa ka? Ano ka ba naman, Angelo? Pabayaan mo ko sa ginagawa ko. Maligaya kami ni Jessica sa arrangement namin. May iritasyong sagot niya. Why don't you marry her kung ganyang para na kayo mag-asawa at doon ka umuwi? There's silly no need to marry her. Okay kami sa ganito. Pag nagsawa sa isa't isa, edi maghiwalay. Walang kapirasong papel na nagtali. Pangangatwiran niya at nagsindi ng sigarilyo. Do you love her? Nabigla si Antonio sa tanong na yon. Umiwas siya ng tingin. Hindi ko alam. Sabi ko sa iyo noon ay pakakasalan ko ang babaeng iniibig ko. Kahit isa siyang housemaid, hamon ni Angelo. Kahit isa,
Hindi niya itinuloy ang sasabihin. I don't probably love her. Mabuway niyang sagot. Huwag mong sirain si Jessica Antonio. If you don't want her, then release her. May makakatagpo siyang ibang lalaki na magtototoo sa kanya. Find someone you can lust after. May bumundol sa dibdib ng binata sa sinabi ni Angelo na makakatagpo pa si Jessica ng ibang lalaki. Patuloy ang paglipas ng mga araw. Maligaya si Jessica sa piling ni Antonio. Wala siyang maipipintas dito maliban sa hindi siya nito gustong pakasalan. Bakit ka nagbibihis ng ganyan? Saan ka pupunta? Tanong niya rito isang gabing nagsusuot ito ng Amerikana. Ha? May ilalabas akong importanteng kliyente, darling. Yes, that's it. Balak nitong bumili ng franchise para sa Cebu eh. Sagot ng binata. Lumapit siya at inayos ang necktie nito. Ang importanteng kliyente ba na iyan, babae o lalaki? Bakit ba may pakaramdam siyang nagsisinungaling to? Ngumiti si Antonio at hinapit siya. Nagsiselos ka ba? Kung babae ang kasama mo ngayong gabi, ikinawit niya ang mga braso sa leeg nito. Hinawakan ni Antonio ang baba niya at itinaas. Ikaw lang ang babae para sa akin. Gusto kong itanim mo sa isip mo yan. Siniil siya nito ng halik. Tulad ng dati ay walang pinagbago ang mga halik nito sa kanya. Huwag mo na akong hintayin na. Matulog ka ng maaga dahil tsak na madaling araw ng uwi ko. Alam mo na, kasama sa representation ng chicks. At kinindatan siya nito. Siyempre hindi lang ang kliyente ang may babae sa tabi, pati rin ikaw. Darling, bakit ako kakain ng hamburger gayong may steak ako dito sa bahay? Sus, malay ko. Nagsawa ka na sa steak kaya hamburger naman. Silly you. Marang pinisilito ang ilong niya at muling dinampian ng halik. Bye, I'll see you tomorrow. Ngumiti siya at inihatid ng binata sa pinto. Nanonood siya ng TV nang magring ang telepono. Si Wilma. Hello Jessica. O kumusta ng pakiramdam mo? Did you take some medicine? Nagsalubong ang mga kilay niya. I'm fine. Why? Nasaan ka? San pa? Dito sa main office. Tinatanong ko nga si Antonio kung bakit hindi ka sinama gayong anniversary ng opisina ngayon. Masama rin kasi ang pakiramdam mo. Bigla nakadama ng panlalamig si Jessica. So anniversary ng Avila Motors ngayon. Hindi siya isinama nito dahil baka may makakilala sa kanyang dati siyang maid sa mansyon. Masakit nga kasi ulo ko kanina. Tatangkasuhin pa nga yata ako eh. Aniya na biglang nagbara ang lalamunan sa luhang biglang naipon doon. Sa mansyon kami matutulog ni Angelo ngayon dahil tsak na umagahin ng party. Narito kasing lahat ang mga empleyado. Do you want us to drop by? Si Wilma ulit. Naku, wag na. Tulog na ako nun eh. Si Antonio naman may sariling susi. Oo, sige. Bye. Nanginginig ang kamay niyang ibinalik sa receiver ang telepono. Hindi niya mapigil ang pagpatak ng mga luha. Nakadama siya ng habag sa sarili. Hindi siya kalivin ni Antonio. Isang kept woman ang turing nito sa kanya. Hindi dapat ipakilala sa mga kakilala at kaibigan. Ikinahihiya siya nito. Totoong hindi na siya umaasang pakakasalan siya ni Antonio. Pero yung outright na tinatago siya nito, masakit. Hanggang kabal lang ang papel na ginagampanan niya sa buhay nito. Kung gaano siya katagal na nag-iiyak ay hindi niya matandaan. Nakatulugan na niya yon. Hindi na niya namalayan ang pagdating ng iniiyakan niya ng madaling araw na. Nakadama naman ng guilt si Antonio na pagmasdan siya na natutulog. Nagsalubong ang mga kilay nito nang mapuna ang mga tuyong luha sa pisngi niya. Her eyelashes still wet. Gusto niyang gisingin ang dalaga upang tanungin kung bakit, pero nagbago ang isip ng binata. Bukas na marahil, nahiga siya sa tabi nito at kinabig payakap si Jessica. Tulad ng mga nagdaang gabi ay nasanay na siyang katabi niya to. Hindi niya alam kung tama ang ginagawa niya na ganito na lang sila. But never before na maramdaman niya ang ganitong contentment sa piling ng ibang babae, ng kahit na sinong babae pa. Chapter 8. Wala na si Antonio na magising kinaumagahan si Jessica. At ang nagdaang gabi, ang kauna-unahan na hindi sila nagtalik ni Antonio. Napuyat siya sa kakaiyak kagabi kaya tinanghali siya ng gising.
Tatayo na sana siya nang mapuna ang isang stem ng red rose sa may side table. May kasama tong note. I hate to wake you up, sweetheart. This rose is for the prettiest woman in the world. Lalo lang siyang naiyak sa note na yun. He tried to compensate his guilt sa pamamagitan ng rosas na yun. Dinampot niya yun at sinamyo. Patatawa rin na niya si Antonio sa kasinungalingan nito kagabi. Anyway, last night was one of the prices she has to pay for loving him. Nasa pinto na siya nang biglang umikot ang buong paligid at napahawak siya sa dingding. Pagkatapos sinakadama ng paghahapdi ng sikmura at pagnanais na maduwal. Sa kabila ng pagkaliyo, narating niya ang banyo at doon ay nagduduwal. Nang mahimasmasan siya ay bumalik sa kama at naupo. Bigla ang pagbangon ng kaba sa dibdib niya. Binuksan ang drawer at kinuha ro ng isang kalendaryo. 10 days na siyang delay. Nanlumo siya at mabilis ang nagbihis. Kailangan niya makatiyak. Mabilis siyang lumabas ng kondo sabalit hindi pa niya muling naiisara ang pinto. Natanawa niya si Yvette at pareho silang nagkagulatan. Kinalma niya ang sarili. So, tumaas ng kilay nito. Ikaw pala ang ibinabahay ni Antonio dito sa kondo niya. Kaya pala nawala ka sa mansyon. Bakit ka narito, Yvette? Kung si Antonio ang kailangan mo, nasa opisina siya. I know. Magkasama kami kagabi sa party. At alam kong hindi siya sa mansyon umuwi dahil narinig ko na nagpaalam siya kay Angelo at kay Wilma. Kaya pala hindi niya gustong sumama ako dito kagabi. Kasama ka ni Antonio kagabi? Malisyoso nang umiti ang babae. Alam nga namang isama niya ang maid niya sa party. You are maybe young and beautiful at ginamit mo to para maakit si Antonio. Pero hindi niya isasama ang isang maid sa affairs ng kumpanya. Duda na nga ba kung hindi ka aasa ng ganun sa akin kung wala kang pinagmamalaki? Tumawa to. Kung wala kang ibang kailangan, Yvette, may pupuntahan pa ako. Humakbang siya upang lampasan to at hinawakan ng babae ang braso niya. Maras niyang binawi ang braso at matalim na tinignan ang babae. Relax, Jessica. Hindi ako makikipag-away sa'yo. Alam kong palaban ka. Hindi ako bababa sa level ng isang katulong lang. Baka malagay pa ako sa dyaryo na pinatulan ng isang maid. Ano kung gayon ang gusto mo? Tumalim ang mga mata nito. Kinumpirma ko lang ang hinala ko. At ngayong nalaman ko, gusto ko nang maawa sa'yo. Ang tayog ng ambisyon mong patulan ng amo mo, Inday. Pag nagsawa si Antonio sa'yo, saan ka babagsak? Sa bar? Sa prostitution house? Kawawa. Bago kumawala ang pagpipigil niya, mabilis siyang humakbang patungo sa elevator. Nagpupuyas ang dibdib niya at hindi siya sinama ni Antonio kagabi dahil kasama nito si Yvette. Kinaiyan na siya. Hindi pa rin pala ito tumitigil sa pakikipagkita sa babaeng yun. Sinungaling! Sinungaling! Ako lang daw ang babae sa buhay niya. Nakadaan nga siyang patawarin to dahil natouch siya sa pag-iwan nito ng Rose pagkatapos yun pala kasama si Yvette. Natural. Bulong naman ang isip niya. Party yun at marapat lang na may kasama si Antonio. Naalala niya ang sinabi nito nung abutan siya sa pool kasama si Wilma. Hindi ako snob. Wilma, it's just I want people to know where they stand. At napahigbi siya roon. They're lovers pero hindi pa rin ito maitatanggi na isa siyang housemaid. Nag-compound ang problema niya nang makarating siya sa isang diagnostic clinic at kumpirmahin ng doktor ang hinala niya. She's 1 month pregnant. Kung paano siya nakabalik sa unit ay hindi na niya matandaan. Nag-ring ang telepono pagkapasok na pagkapasok niya. Si Antonio. Hello Jessica? Saan ka galing? Kanina pa ako tumatawag pero walang sumasagot. Nasa tinig nito ang pag-aalala. Bumaba lang ako, Antonio. Nag-window shop? Pilit niyang tinatago ang panginginig ng tinig. Window shop? Bakit hindi ka bumili ng kahit anong nagustuhan mo? Gamitin mo ang bank card na binigay ko sa'yo. Nasa pangalan mo yun at alam mo namang gamitin yun, diba? Oh Lord, ang tingin talaga sa kanya ng lalaking ito ay tanga. Pero masisisi ba niya to? Wala akong magustuhan eh. Jessica Alonso,
Ikaw ang pinakamatipid na babaeng nakilala ko sa buong buhay ko. Anong gusto mong iuwi ko sa'yo mamaya? Ikaw lang. Hindi niya mapigil ang mapasinghot. Umiiyak ka ba? Sinisipon ako, maalikabok sa labas. Nagpatawag ng meeting si Angelo but I'll try to be there before 7. Bye. At sa kanya pinakawalan ang mga luhang nakaantabay. Nagdadalang tao siya. Kung siya lang ay walang problema. She must be with him hanggat kailangan siya nito kahit na magmukha siyang gaga sa sariling paningin. Pero papano ang batang nasa sinapupunan niya? Tatanggapin ba ni Antonio to? Maliban sa ikinihiya siya, hindi niya gusto ang commitment. Alina lang sa dalawa. Tahasang sabihin ni Antonio na sa kanya natapusin ang lahat o himukin siyang alisin ang bata sa tiyan niya. Well, this is the end of the line. She has to make a dignified exit bago sabihin sa kanya ni Antonio yon. Financial help, matitiyak niyang aalokin siya nito. Pakonsuelo de bobo. At alam niya kung gaano kagalante ang binata kahit doon sa mga one-night fling nito. Nothing lasts forever. Definitely not their kind of relationship. It has to end somehow. Napaaga nga lang dahil hindi siya gumamit ng contraceptive pills. Kailangan niya magdesisyon. Nagulat pa si Antonio nang pag-uwi nito ay may pagkain nakahanda sa nagagayakang dining table. Dinner by candlelight and flowers? Binuksan ang mga naroroong bowls. Puro paborito kong lahat eh. Nilingon siya nito. I know you can cook, Jessica. Kahit ano pang pagpipilit mo. Lumunok siya. Masakit ang lalamunan niya dahil sa pagpipigil na huwag maiyak. Isa bang malaking kapintasan sa akin yun? Malambing niyang tanong. Oh no, we can hire the best chef in the world, darling. Iniligay nito sa mga bewang niya ang mga braso at niyakap siya. Pagkatapos ay sinil ng halik. Her chest tightened. How could anyone be so sweet pero walang pag-ibig sa kanya? Oh yes, he liked it very much. Those were his words. At kumawala siya. Binili ko yan sa restaurant sa ibaba. Anong okasyon? Nakibit siya ng balikat. Gusto ko lang. Natawa si Antonio. Very well. Sinabay nito ng bow bago hinilang isang upuan. At your service, my queen. Showtime. Teka, papatayin ko ang ilaw dito sa dining room at sisindihan ko ang kandila. I'll do it. Besides, nakalimutan mo na ang champagne, darling, to make this lovely dinner perfect. Pinatay nito ang ilaw at sinindihan ang kandila. Nasa ref, your highness. Nakangiti niyang sagot. Oh, natatawang kinuha nito sa ref ang bote ng champagne. Nagsalin sa dalawang matataas na kopita at saka naupo. This is perfect and lovely. Perfect and lovely. I'll always remember this, Antonio. Bulong niya. Nagsimula silang kumain. Subuan, biruan at tuksuhan. She will miss him kahit hindi niya malunok ang pagkain ni hindi siya nagpapahalata. Lord, she didn't realize until now that she has the making of a good actress. Pagkatapos kumain, iniyakag niya ang binata na panoorin ng isang magandang pelikula. Isa tong love story. At nagpaulak naman ang binata. Niyayakap at hinahalikan siya nito habang nanonood sila. At kung nagpapadala siya, natitiyak niyang Antonio would make love to her right there and then. At masisidang lahat ang timing niya. May luha sa mga mata niya nang matapos ang palabas. Pinagtawanan siya ng binata. Crying over some sad silly chow? I can't believe it. They were so in love pero hindi sila nagkatuluyan because of some racial discrimination. Little did Antonio know na naging daan na lang ang pelikula para mapakawalan niya ang mga luha. You're crazy little thing, halika na nga. Binuhat siya nito at inilapag sa kama. At akmang maghuhubad ng damit si Antonio pero inawat niya. Ako na Antonio. Isi-isa niyang tinanggal ang mga botones ng polo nito and pulled it up. Pagkatapos ay ang sinturon. At sa nanginginig ng mga kamay ay binaba ang zipper ng slacks nito. Ang binata na nagtanggal ang medyas at sapatos nito. Ang natitira na lang ay ang brief nito. Alisin mo yan. Aniya. Ikaw na. He said softly, staring at her.
She didn't saw him grow hard at huminto siya at bumalik ang tingin sa mukha ng binata. Shy as always, nakangiting wika nito. We've seen each other's body and both memorized every delicate inch of them, pero naiiyaka pa rin. Itinilo nito ang pag-aalis ng sariling brief pagkatapos ito naman ang nag-alis ng damit niya. Inihagis ito yun sa sahig then kissed her. Marahang kumawala si Jessica. Gusto kong gawin sa iyo ang mga tinuro mo sa akin. At bago pa makapagsalita si Antonio ay siya na mismo ang humalik dito. Her kisses burn him. Her fingers too hot on his skin. Jessica! He groaned. Hindi nito kayang patagalin pa ang torment na yun at hinawakan nito ang magkabilang balikat ng dalaga and settled hurt over him. Pinanlaki ng mga mata si Jessica doon. He tortured her movements and cupped her breast at the same time. Oh, Antonio. Easy, darling, and move slowly. He demanded, then cupped her breast and she moaned. Her movements are being synchronized by his movements and never before, never with anyone did Antonio felt like this. Jessica was everything. Fire, warmth, and passion. You're mine, Jessica. You're mine. And Rose's body to meet her. Kinabig siya nito at siniilang halik kasabay ng pagdala nila sa isa't isa sa kaduluduluhan pa roon to the heights of rapture and floated slowly back down. Ibinagsak ni Jessica ang sarili sa dibdib ng pinata. Kung kaninong pintig ng puso ang naririnig niya ay hindi niya matukoy. Pag-alis niya bukas, she will have this to remember. Tinawagan niya si Wilma ng long distance pagkaalis ni Antonio. I'm leaving him, Wilma. Bakit? Nag-away ba kayo? Kabilang linya. Hindi kami nag-away. It has to end anyway. Alam ba ni Antonio? Pag-uwi niya mamaya, wala na ako. And please, Wilma, do not break your promise. Pakiusap niya. Paano kung hanapin ka niya? Wala ka sasabihin. I'm leaving him for good. Gusto kong pasalamatan ka for your friendship. I'll be in touch with you sa ibang araw. Nagsisikip ang dibdib niya at nananakit ang lalamunan niya sa pagpigil na huwag umiyak. Paano ka uuwi? Nag-aalala ang tanong ni Wilma. Bahagya naman siyang natawa. Nasa parking area pa rin ang hotel ang kotse ko. Would you believe I paid my hotel room in advance? Sa panahon na nasa mansion ako, I've been there twice. Tawagan mo ako, Jessica, ha? Promise me, hindi maiwasan ni Wilma ang makadama ng lungkot. I will. Bye. Bago magtanghali, ay nasa opisina na ni Attorney Riva si Jessica. Nagulat pa ang abogado nang pumasok siya. Jessica! How's everything, Attorney? Aniya na naupo si Celia. Mabuti. Iha, mabuti. Kailan ka pa dumating? Ngayon lang. I came straight here, Attorney. So, hindi pa kayo nakikita ni Doña Beatriz? Ang lola? Hindi siya makapaniwala. Oo, she arrived 2 weeks ago. Nagkagulo ang buong pabrika. Pati ako ay hindi niya tinigilan. She hired a private detective para matuntun kung nasan ka. Oh my God. Ang bigyan ng suliranin ng matanda ay kahuli-hulihan sa iniisip niya. Ang mami, Attorney? Bigla ang pagbabagong anyo ng abogado. Nung huli tayo mag-usap, iha, I tried to tell you about it, but you hang up. Anong ibig niyong sabihin? Tumalim ang mga mata niya. She married Alan a month after you left. Hindi totoo yan, Attorney. Paano sila mabubuhay ng maayos? Tiyak na putol na ang allowance ng mami at walang atrabaho si Alan. Hindi makapaniwalang sinabi niya. Marahil ay nagpadalos-talos tayo ng paghusga kay Alan, Jessica. Nung mabasa niya ang termination letter, I expected him to be angry. Pero hindi. Ang mami mo ang nagalit. At the same time, worried about you. Nasaan sila ngayon, Attorney? Nanlalambot niyang tanong. Hindi pa rin niya matanggap na tuloy ang nag-asawa ang mami niya. Nasa bahay sila ni Alan nakatira. Ang harapahan ng bahay nito ay ginawang talyer. Dati namang mekaniko si Alan, di ba? And I can see that they're doing fine, Jessica.
I have never seen your mother so happy that she looked 10 years younger. Huminga siya ng malalim at tumayo. Aalis na muna ako, attorney. Ipinarada niya ang kotse sa harap ang talyer. Ibinaba niya ang windshield at sinuwid ang tingin ng paligid na may mga nakaparadang sasakyan. Magpapa... Jessica? Si Alan na hindi niya namalayang lumapit mula sa likod ng kotse niya. Lumunok siya at hinagod ng tingin ang lalaking puro grasa. Halika, bumaba ka riyan at nasa bahay si Adela. Nakangiting anyayan nito. Kailan ka pa dumating, ha? Kanina. Mahinang sagot niya na lumabas ng kotse. Nagpatiunang lumakad si Alan papasok ng bahay at tinawag si Adela. Honey, tingnan mo kung sinong narito. Wika nito kay Adela na nag-ahain ng pananghalian sa mesa. Nagangat ang ulo ang babae. Jessica? Bulalas ito at patakbong lumapit sa ina ang dalaga at niyakap ito. Oh ma'am, I'm sorry. I'm so sorry. Shh! Banay ditong hinaplos ang buhok ng anak. Ang mahalaga ay naririto ka na, iha. Si Alan ay nakangiting nakamata lang sa reunion na yon. Nilamukos ni Antonio ang mensaheng iniwan naman ni Jessica sa ibabaw ng bar. Pagkatapos ay muli ring binuklat at baka namamalikmata lang siya sa pagbasa. Subalit maliban sa nagusot ang papel, walang pinagbago sa naroroong mga letra. Thank you so much for everything. I love you and I will never forget you, Jessica. Mabilis niyang pinasok ang silid at binuksan ang closet. Wala na rin ang mga gamit ng dalaga. Nalulumong napaupo siya sa gilid ng kama. Sinapo ang mga palad ang ulo. Hindi totoo to! Nakadarama siya ng panic at hindi maaring iniwan siya ni Jessica. Naisip ang candlelight dinner kagabi. Their wild love makings. How could he be so foolish na hindi man lang naghinala roon? Sana hindi na niya iniwan to kaninang umaga. Anong dahilan at umalis ang dalaga? They seem to be very happy together. Nagsisikip ang dibdib niya at gusto niyang sumigaw. Mabilis siyang bumaba ng building at sumakay ng kotse. In record time, narating niya ang Tagaytay sa gulat ng mga naroroon. Nasaan si Jessica? Bunga dito sa maras na tono. Itinago ba niyo siya dito? Calm down, Antonio. Wala dito si Jessica at hindi namin siya tinatago. Sabi ni Angelo. Tumawag siya sa akin kaninang umaga. Sinabi niyang aalis siya. Tinanong ko kung bakit pero wala siyang sinabing dahilan. Si Wilma naman na gustong maldumo sa nakikitang ayos ng bayaw. Bakit hindi mo pinaalam sa akin? Bakit hindi mo itinawag? Ibinigsak niya ang sarili sa set at hindi makuhang itago ang sama ng loob. Walang malamang sasabihin ng tatlo. I love her, Wilma. I love her. Tell me where to find her. You two are friends. Ani ang halos nagmamakaawa ang tinig. Si Nanay Ines ay sumulyap kay Wilma na tila nagpapahiwatig na sabihin dito. Subalit umiwas ang tingin ng babae at naupo sa harap ng binata. Chapter 9 Finale. Hindi ko alam. Antonio, it was partly true dahil hindi naman sinasabi sa kanya ng dalaga kung taga-saan to. Ang pinagtapad nito sa kanya ay ang katayuan nito sa buhay. You didn't want to marry her, Antonio? Dahil isang maid lang si Jessica, di ba? Kaya anong pinagkakaganyan mo? You should be glad at kusa siyang lumayo. Nabalan ka na ng pananagutan. Sabi ni Angelo. She's my everything, Angelo, and I'll marry her kahit na isa pa siyang metro aid. Bakit hindi ganun ang ginawa mo? Bakit hindi mo sa kanya sinabi yung sinasabi mo ngayon? I thought she's happy with me. At maliban noong una hindi na muling bumangon ng pagkakataon para pag-usapan yun. Isinandal niya ang ulo sa sofa. Hindi niya gustong bumagsak ang likido na nasa mga mata niya. Ang natatandaan niyang pagkakataong umiyak siya nung mamatay ang mga magulang nila. I'm a fool, Angelo. Aren't I? Pinakawalan ko ang babaeng siyang lahat sa buhay ko. He said in a pained voice.
Mahal ka ni Jessica, Antonio. Sa kabila ng pagpapayo ko na hindi tama ang ginagawa niyang pakikipag-live-in sa'yo, hindi siya sumunod. Sinabi niyang mananatili siya sa'yo hanggang kailangan mo siya. Wika ni Wilma. I need her. Just as I needed her to breathe. I don't know what made her change her mind. Nung tawagan ko siya nung gabi ng party, wala akong nahalatang kakaiba sa kanya. Patuloy ni Wilma. Nakausap mo siya nung company anniversary? Maras niyang nilingon ng hipag at tumango si Wilma. Kinumusta ko dahil sinabi mong masama ang pakiramdam niya. Oh my God! Inihilaw mo sito sa mukha ang dalawang palad. I lied to her. Hindi ko sinabi ang tungkol sa party. At iyon marahil ang dahilan kaya umiyak to. Dahil baka sumama siya sa'yo at kinahihiya mong may makakilala sa kanyang siya ang maid mo sa mansyon, ganun ba? Sarcastic kong sabi ni Angelo. Really, Antonio? Ang mama ay dating tendera ng mapangasawa ng papa. Hell, hindi ko siya kinakahiya. Maring tanggin niya. I was not just ready to face commitment. Family affairs ang mga party ng kumpanya at natakot akong pag sinama ko siya. I already have branded myself as a family man. Hindi ko may buo si Angelo. Naghihinala na siyang mahal ni Antonio si Jessica. Ang hindi nito matiyak ay kung gaano at kung handa ang kapatid na iwan ng pagkabinata at pakasalan ng dalaga. Kinabukasan ay sa mansyon na nagtuloy si Antonio. He'd die of loneliness kung sa kondo siya tutuloy. Pumasok dili sa opisina at kung naroon man, wala rin nagagawa at pinag-iinitan pa ang mga empleyado. Ilang beses na siyang pinagtangka ang kausapin ni Angelo pero umiiwas siya. Isang linggo ang matuling lumipas nang muli siyang bumalik sa kondo. Parang may nagtusok ng patalim sa kanyang dibdib. His heart ached and afraid. Mula nang dalhin niya sa kondo si Jessica, all the ghosts of previous women were totally gone. As if they were exorcised. Ang lahat sa unit ay kay Jessica. He could smell her scent everywhere. It's cold here in the city. It's always seemed like what I've been thinking about you almost every day. Thinking about the rain. Making about how bad it feels alone again. Tumayo siya sa may pinto ng silid at inikot ang mga mata sa loob. He could hear her laughter. He imagined their lovemakings and he thought of the last time they made love. I'm sorry if I took things for granted. More than anything else, I'm sorry for myself because you're not here with me. Nagsisikip ang dibdib niya. You're slowly killing me, sweetheart. Hindi siya dapat pumarito pero ang mansion may puno ng alaala ng dalaga. Humakbang siya paatras upang bumalik sa sala. Namahagip ng paningin niya ang isang papel na halos nasa ilalim na ng kama. Wala sa loob na humakbang patungo roon at tinampot ito. Nanigas ang buong katawan niya sa nabasa ron. Sa simbuyo ng damdami, inabot ng kamay niya ang wardrobe. Nabasik ang salamin doon. Subalit durog na to ay ayaw niyang tigilan. Umaagos ang dugo sa kamay niya pero wala siyang nararamdamang sakit. Tila naman hid ang buong katawan niya. Sinapon niya ang ulo nang magising siya. Napakasakit. Muli niyang binagsak ang sarili sa kama. Mabutit kising ka na, Antonio. Napalingon siya sa may pinto at sinani Ines na may dalang tray ng umuusok na pagkain. Kainin mo muna itong mainit na sopas. What have you been doing to yourself, Antonio? Si Angelo na nasa tabi ng bintana kasama si Wilma. Anong ginagawa niyo rito? Iwan niyo na ako. You're getting out of your hand, Antonio. Pagalit na wika ni Angelo. You've never been that drunk. And I had to call a doctor dito sa building dahil ayaw huminto ng dugo sa kamay mo. A broken glass hit a nerve. Bakit hindi mo harapin ito like a dignified man? Easier said than done. Send me to war, Angelo. At hindi ko uurungan yun. Bumangon siya at naupo sa kama. Muling sinapo ang ulo ng kamay na may bandage. It is very ironic na babaeng dahilan ng pinagkakaganyan mo, Antonio. Patuloy ni Angelo. I hated myself for being such a bastard, Angelo. Ano yung tumingin sa kapatid? Umalis si Jessica dahil nalaman niya na nagdadalang tao siya.
She's pregnant, Angelo. She's carrying my child. Oh my God! Nanlumo naman si Wilma. Bakit hindi sinabi ni Jessica yun? Si Angelo ay nawala na ng sasabihin. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may nangyari sa sino man sa kanila. She's worried and scared and who knows kung anong maisip niyang gawin. Patuloy niya na sinapo ng dalawang kamay ang ulo. Nilingon ni Nanay Ines si Wilma. Wala ako sisiraing salita, Wilma. At kahit na nangako pa, ako sisirain ko pa rin. Lahat ng mga matay na doon sa matanda. Tensyon naman ang kay Antonio. Mananatili akong walang kibo. Kahit ako ang nasasaktan sa nangyayaring sa iyo, Antonio. Pero hindi ako papayag na may isang walang malay na sanggol ang madadamay. Nagsalubong ang mga kilay ni Antonio. Alam ba niyo kung nasaan si Jessica, nanay? Halos hindi siya humihinga habang hinihintay ang sagot ng matanda. Samantala, sa opisina, kausap ni Doña Beatriz si Jessica, si Attorney Rivas. Mamaya ng alas dos ang flight namin ng apo ko patungong Amerika, Attorney. At kung anong napag-usapan sa board meeting kahapon, yun ang gusto ko mangyari. Anong Doña? Alam na ng mami ang gagawin niya, Attorney Rivas. Si Jessica natipid ng umiti at ibinigay niya sa mami niya ang special power of attorney on her behalf. Mabuti naman at nagkasundo na kayo mag-ina, Jessica. Napatunayan mo ring hindi oportunistang tao si Alan, anang abogado. At talaga na iniibig nito si Adela. Ako man, iha. Sa haba ng panahon ngayon ko lang lubos na nakilala ang mami mo. Sa buong panong pinagsamahan nila ni Rodolfo, naniwala akong pera lang ng anak ko ang dahilan kaya siya nagpakasal dito. But I guess I was wrong. She gave up all this wealth na hindi man diretsyong sa kanya, ay pinakinabangan at mapapakinabangan naman niya kung mananatili siyang byuda. Pareho po tayo nagkamali, Lola. Mahinang sagot niya. Pero bakit gusto niyong i-give up ang ownership ng kumpanya? Bakit pinagbibili niyo ang major stocks? Ng abogado pa rin. Hindi nababalik ng Pilipinas ang apo ko, Attorney. I'm selling you my shares at kahit ang kay Jessica. Dalawa kayong may prioridad sa kumpanya para gawin yun. Si Alfonso ang isa. Ang tinutukoy ay ang vice president. Buhay pa ang lolo ni Jessica ay kasosyo na kayo ng kumpanyang to. Tulad ng napag-usapan sa meeting, Attorney, mauuwi sa mami ang 25%. I really wish I have the resources to buy the controlling stocks, Doña Beatriz. Pero may palagay ako na madadagdagan ko lang ang share ko sa kumpanya. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit madalian ang pag-alis ninyong ito. Dibo ng isa kong apo, Attorney, sa isang linggo. And I promise her na naroon ako at gusto kong isama na ngayon si Jessica. Napalingon ng tatlo sa bigla ang pagbukas ng pinto. Sumungaw mula ron ng isang lalaking kilalang kilala ni Jessica. Kasunod nito ang sekretarya niya. Abot-abot ang kaba ng dibdib niya kasunod ng tensyon. Eh ma'am, nagpilit po siyang pumasok eh. Hindi ko... Sige na Letty, kalmanting utos niya. Ikinakailan ng tinig niya ang panginginig ng mga tuhod. Walang kibong sumunod ang sekretarya na binigyan muna ng huling sulyap si Antonio. Gusto kitang makausap. Wika nito sa otorisadong tinig. Hindi umaalis sa pagkakatayo sa may pintuan. Hindi naman malaman ng dalaga ang sasabihin. Tumingin sa matandang Doña. Si Doña Beatriz na hindi inaalis ng tingin kay Antonio ay tumayo. Who are you, young man? Do you know my granddaughter? I'm Antonio Avila, ma'am. And I'll marry your granddaughter whether she likes it or not. Ang mga mata nito hindi humihiwalay kay Jessica. Napahugot ng hininga si Jessica at tumaas ang kilay ni Doña Beatriz sa gustong mangiti. Very presumptuous. My granddaughter isn't rich anymore, iho. At least in a few weeks' time if she doesn't change her mind. Nagahamon ang mga mata ng Doña. 15% na lang ang matitira kay Jessica in bonds dahil ibinigay kay Adela ang 25% free. I have known her for being so. She was my housemaid at gusto kong sabihin sa kanyang kahit street sweeper pa siya, mahal ko siya at pakakasalan.
nakatitig pa rin sa dalaga na walang malamang sasabihin. Housemaid? Napalingo naman sa apo si Doña Beatriz. Anong ibig sabihin ng lalaking to, Jessica? Nagkibit ng balikat ang dalaga. Sinikap na maging casual. Not really very original, Lola. Ginaya ko yung isang pelikula ni Eddie Murphy, isang prinsipe na nagpunta sa Amerika at pumasok na katulong sa isang burger house. I forgot the title. Funny. Ngayon lang pumasok sa isip niya yon. Eventually, fell in love with the boss daughter. Ridiculous. Ang apo ko pumasok na maid. Oh my God. Nanlaki ang mga matang napatingin sa abogado ang donya. Pagkatapos ay binalingan ng apo. And just like in the movie that you were telling me about, did you fell in love with this young man? Binihira nito ng sarcasm ang tinig. Hopelessly, it was just a whisper pero dinala yun sa pandinig ni Antonio. And yet, sasama ka sa akin papuntang. Tumayo ito. Halika. Attorney, I'll give you 10 minutes to settle with him. Jessica, or we will be late. Thank you, ma'am. Si Antonio ang tumaan sa tabi niya ng matanda. Isinara ng binata ang pintuan pagkalabas ng dalawa. Namulsa at sumandal sa pinto. You look different. Wika nito sa ayos ang dalaga. In tailor suit, naka-makeup at ang buhok ay naka-French bun. You look different too. Ganting sagot naman niya at pilit inatago ang tensyon. Malaki ang nahulog ng katawan ng binata. Did he miss her just as she missed him? Totoo bang sinabi nito sa lola niya? Gusto ko ang buhok mo pag nakalugay. And I prefer you without makeup. So you like the housemaid image, ha? Hinaluan niya ng panunuya ang tinig niya. Hindi ko kilala si Jessica Alonso. And it was the housemaid Jessica that I love. He said softly. Love? Pinagmamalaki mo ba ang lust sa love, Antonio? Aniya sa malamig na tinig at pinanatiling blanco ang mukha. Nung una, yun din ang iniisip ko. Huminga to ng malalim at gusto nitong yakapin ng dalaga. Pero pinako ang sarili sa kinatatayuan. Lagi ka ng laman ng isip ko. Your image tortured and teased me. Ang akala ko, pag pinagsawa ko ang sarili ko sa'yo, then you will be totally out of my system. Haven't I yet? Tumalim ang mga mata niya sa sinabi ng binata. The last few days without you was pure hell, Jessica. No one to fill your bed? That's strange, Antonio. Didn't you keep them a bay? Si Yvette, halimbawa, kasama mo siya sa anniversary party, di ba? Bumangon ang galit sa dibdib niya sa alaalang yon. I lied. Yes, and I'm very sorry. But I went alone at hindi ko kasama si Yvette. Isa sa mga invited guests ang nagsama sa kanya. You can ask Wilma about it. Paliwanag ng binata. Bahagya naman siya nakadama ng relief pero hindi pa rin nagpahalata. Well, what does it matter anyway? Malaya kang gawin ang gusto mong gawin sa ibang babae. Anong gusto mong gawin ko para mahalin mo ulit ako, Jessica? May agony, pain and insecurity sa tinig nito. Napahawak naman na mahigpit sa armrest ng dalaga. Nalito. I haven't stopped loving you. Halos hindi ilabas ng bibig niya yon. Then come back with me, sweetheart. Nakikiusap ang tinig nito. I can't. Mamaya na ang flight namin ng lola pabalik ng Amerika. Doon na ningkit ang mga mata ni Antonio. No. Over my dead body. Nagulat naman si Jessica doon. Insan man ay hindi pa niya nakitang nagalit si Antonio tulad ng nakikita niya sa mukha nito ngayon. Kung ano man ang dahilan, pinarurusahan mo ako ng ganito. Nakahanda akong tanggapin, Jessica. I probably deserve it. But I'll be damned if I will let you leave me again. Hindi dahil sa hindi kita kayang sundan sa Amerika. I'll follow you to the end of the earth. Pero hindi mo ilalayo kayong mag-ina sa akin. Huwag mong idamay ang anak natin. Lumambot ang tinig nito sa huling sinabi. So alam na ni Antonio na nagdadalang tao siya. I love you, Jessica. Patuloy ni Antonio sa pananatili niyang walang kibo. It probably happened a long time ago, only I didn't recognize the feeling.
I have never felt like this to anyone, to any woman. And it scared a hell out of me. Sinasabi mo ba sa akin yan dahil ako si Jessica Alonso? Hell, I love you dahil ikaw si Jessica. My pretty maid who cannot cook even an egg. My arrogant little witch. My uncomplaining little Jessica who told me she loved me and would stand by me as long as I need her. And I need your love. So much you can't even know how. Puno ng damdaming wika nito. Nilunok ng dalaga ang hikbing gustong kumawala at nagsikip ang dibdib niya. Don't go, Jess. Please. Pag ginawa mo yon, hindi ako maniniwalang minahal mo ako. Na mahal mo ako. Yan lang ang kaisa-isang bagay na hindi mo kinaila sa akin kahit sa sandaling to. That's unfair. You know I love you. She whispered in a sob. And I love you too. And I never wanted you out of my life. Maliban sa akmang salita, pinatunayan ko sa iyong pagmamahal ko. Pagdating ng hapon, I have always this longing to reach you, to be with you, then wake up each and every morning with you by my side. Humakbang to patungo sa kanya habang nagsasalita. Umiiyak na siya nang hawakan siya ni Antonio sa magkabilang balikat at itayo. Many times I have watched you sleep and my heart runneth over with love. Kung hindi pag-ibig yun, then tell me how, darling, at gagawin ko. Sinubsob ng dalaga ang mukha sa dibdib ni Antonio. Hindi ko gustong umalis, pero natatakot akong ipagtabuyan mo pag nalaman mo nagdadalang tao ako. Sunod-sunod naman ang pag-iyak niya. I know you wanted me, but with a child, hindi ako nakakatiyak. Hindi ako nakakasiguro kung hanggang kailangan mo ako kailangan at ayokong madamay ang anak ko. Oh, love. Hinigan nito ang ibabaw ng ulo niya. I'll never stop wanting you, needing you, and loving you. Itinaas ito ang mukha niya at pinahid ng thumb finger nito ang mga luha niya. Kung sasama ako sa iyo, saan tayo uuwi? Naroon pa rin ang insecurity sa tinig niya. Umaliwalas naman ang mukha ni Antonio. Sa mansyon, Mrs. Antonio Avila. Mag-isang umuwi ng Amerika si Doña Beatriz upang daluhan ang dibu ng isang apo. Subalit, muli rin nagbalik ng Pilipinas upang saksihan naman ang kasal ng paboritong apo. It was a December wedding for Antonio and Jessica. Sumama ang mag-asawa pabalik ng Amerika para sa kanilang honeymoon. I love you, Jessica Avila. Bulong ni Antonio na nakahiga sa makapal na carpet at nakaunan sa kandungan ng asawa. I'll keep on telling you that sa susunod na 50 taon ng buhay natin. Ngumiti si Jessica habang sinusundan ng marahan ng awiti ni John Denver. Nasa mga mata niya ang reflection ng apoy sa fireplace. Masuyong hinawiin ni Antonio ang sweater at hinagkan ng tiyan niya. I won't change overnight, sweetheart. I might steal a glance over some pretty woman, but I promise. Iniligay ni Jessica ang daliri sa bibig ng asawa. Shh! I don't want to change you, darling. I would not have loved you kung hindi ikaw yan. She answered softly, eyes glowing with love. Inabot ni Antonio ang liig ng asawa at banayad na hinagkan. Come, let me love you again. Bulong nito. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Antonio at Jessica. Nawa kayo nag-enjoy at na-in-love. Samahan niyo po ako muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.